What's up, guys? It's your boy Mike Riz. You already know. Meyerhofer forces this one. And a 3-point play opportunity on a hobbling. We tried that fully loaded meal earlier, TJ, as we see Rico Meyerhofer in this 3-point play. There you go. Opportunity. He's fully loaded today. You know. Brother. Brother. Kuya, balita. Ang volume ba? Okay. Yun, no, hindi kasama natin ngayon, guys. Hindi nyo nakikita yung pangalan niya sa Zoom. Pero amazing ang nakalagay. Sabi ko lang sa inyo. Sana ko to. Yan din ginagamit niya sa school. Oh, amazing ang nakalagay, guys. Ha? So, alam nyo na. Okay, kasi madami nagre-request. Si Amazing naman daw. Gusto malaman yung story ni Amazing. So, ngayon, binigyan tayo ng oras ni Mr. ano, Rico Meyerhofer, former LaSalle Green Archer. Madaming pinaglaruan sa PBA. Alam naman natin yung naging career niya, naging legendary career niya, especially sa LaSalle. Pero yun, sobrang... Kuya, bago kita kumustahin, gusto ko lang to sabihin. Lagi ko sinasabi to sa channel ko eh. LaSalle Green Hills ako eh. Pag LaSalle Green Hills ka, or LaSalle Zobel. Animo, di ba? So, pag LaSalle Green Hills ka o LaSalle Zobel ka, yung mga LaSalle Green Archers, parang mga Diyos namin yan. Lalo na nung NCAA kami, parang mga Diyos. Tapos kunyari may ano, may mass, yung mga ganun, sabay-sabay, di ba, magma-mass. So talagang ganun yung ano. So sobrang excited ko dito personally kasi makakakwentuhan ko ngayon si, again, Rico Meyerhofer. Kuya, unang-una, salamat sa oras mo. Alam kong busy ka eh. Ano ba? Yes. Nakasingit ako kasi wala siyang ride ata today. Walang ride eh. Nag-bike lang ako kanina. Oh, ah, kabalik ko lang. Bisikleta lang. Oh, which by the way, guys, ngayon, kilala siya as a, ano din, YouTuber din. Di ba? Ang PBA Moto Club, guys, sa mga oh, ano nga. Oh, yes. Subscribe kayo sa PBA Moto Club, yung mga kulitan namin. Sobrang galing nung ginagawa niyo, kuya. Mamaya pag-usapan natin yan para malaman natin kung saan ang galing yung ano na yan, yung idea na yan. Kasi alam ko, marami kayo talaga mahilig sa bike. Pero, umpisahan natin, kuya, gusto namin, ano lang. Baga, kwentuhan mo lang kami kung saan nagsimula lahat. Paano ka na in love sa basketball? Saan ka lumaki? Tapos saan nagsimula yung passion mo para sa basketball? Kasi before nung mga super young, like mga 10 years old, 11, nag-ano kami ng mga barkada namin, nag-ending, alam mo yung tumataya. Yung mga may maglalagay ka pag nanalo ka, yung 10 pesos mo magiging 200, di ba? Tagal na dito ah. So, sa Puerto Galera, sa Mindoro, nagkaganong kami ng mga barkada namin. Para may magastos kami dun sa younger, yung mga ano namin, things to do or gusto namin bilhin, ice cream and everything. Dahil, kaya lang ako nakapanood ng basketball dahil dun. Dahil kailangan ko malaman kung sino yung ending. Saan to, PBA? PBA, oh, PBA before. So, yun lang yung purpose ko para makita ako pagpatapos na, uy, malapit na matapos, punta na tayo, nanonood na kami. Tapos, eventually, nung ano, yung nagkaroon ako ng barkada na mahilig mag-basketball. So, may maliit siya na ring, and may height na ako noong that time. Mas malaki ako sa mga barkada ko. So, yun. Na-develop na dahil sa mga barkada. Dahil sa parents ko naman walang ano eh, walang athlete eh. Yung dad ko galing Austria. More on art siya, saka business minded. Yung mom ko hindi rin naman mahilig mag-volleyball pero hindi naman din professional athlete. So, may lahi ka ba, kuya? Oh, half Austrian, half Filipino. Half Austrian, half Filipino. Pero dito ka talaga, like since bata ka dito na. Passport ko Filipino. Ah, Filipino passport ka. Pero So nagsimula sa ano, katuwaan lang, nanonood ka lang. Pero medyo naiintindihan mo na yung basketball noon o talaga sa score ka lang nakatingin? Naabangan mo lang. Pero nung nahilig na, yan, nanonood na rin kami eventually. Pero yung parang athletic, ano mo, kunyari, yung tangkad mo, yung hapa mo, from as a kid, medyo naiiba na talaga. Hindi, nag-road sport ako third year high school na eh. Ah, so gano'ng kakaliit? Maliit parang ka lang noon? Parang hasta 5'9", 5'10 lang ako nung second year eh. Matangkad na yung 5'9", 5'10 para sa second year high school. Yung mga 5'9", pagdating ng third year, naging 6'3". Ang layo, 5 inches din. Pumush talaga. May nagulat yung mga tao kasi nag-back action kami.
Cavite. Pagbalik ko, matangkad na ako. Parang may ganun, may 2 months. May 2 months na biglang, biglang tumangkad. Makuha na ano ginawa mo doon. No, so nagsimula yun doon, ano, nahihili ka lang sa basketball, ganyan. Pero ever ba siya naging, kunyari nung bata ka, nung sinabi mo nahihili ka, ever siya naging, uy, parang magaling ako dito ah, or parang athletic ako ah. Ever siya, kailan yung moment na sinabi mo, baka pwede ako maging someone dito sa basketball? Fourth year high school. Doon na. Pero player ka na nun? Nag-varsity na ako sa school namin. Tapos pinadala kami sa yung mga meet-meet. Mga pambansang, palaro pambansa. Oo. Tapos umabot kami hanggang dun sa buong Mindoro. Nirepresent namin yung Puerto Galera. Tapos, afternoon, yung barkada ko na taga Batangas, kinuha kong import. Saan? Sa Batangas. Larong labas? Oo, so, from Puerto Galera, biyahe kami ng boat papuntang Batangas. And then dun, yun na talaga yung pinaka moment na nag-develop yung skill ko dahil ano na yun eh, basagan na yun eh. Basagan na ng mukha yung time. Gano'ng katagal ka dun sa ligang yun? Matagal din? Overnight. Pag bumunta kami, may game overnight, tas uwi. Yun yung, pag may game lang. So yun yung una mong, kasi sabi mo varsity ka ng high school eh. Pero hindi pa siya ganun ka-competitive. Kumbaga sa Puerto Galera lang. Maliit lang. So, nung pinapunta ka ng Batangas, yun yung una mong competition outside of Puerto Galera. Hindi, may mga mayors. May mga mayors cup na. Mayors cup. Sino ang naabutan mo dun sa Batangas na medyo may pangalan? Ganun. Kumbaga nakalaban mo talaga. O may mga wala galing Manila ba dun? Wala eh. Pero yung taga Puerto Galera na nauna sa akin na maging pro ay sila Robert Sands. Ah, sa PCU. Oo, si Robert Sands. Naglalaro na si Robert Sands noon. Tapos sabi niya nga na ano. Tapos, nung high school ako, bumisita sila Dorian Peña saka si Dorian Peña saka si Nick Velasco. Nagkita kami doon. So, eventually, naging teammate ko rin. Para sinabi nila na, hey, you play hard and you play this and then go to college. And then eventually, naging teammate ko si Dorian Peña. Naramdaman niya siguro yung edad niya noon, naging teammate mo pa siya. So parang kumbaga na-inspire ka rin sa kanila. Kay Robert, una ako na kay Robert Sands, PCU na siya noon. Oh, so nakikita-kita mo na. And since Puerto Galera kayo parehas, magkaibigan kayo pag nakikita kayo. Tapos nakita mo si Dorian Peña, Nick Velasco. And then, naglaro kang palarong pambansa, naglaro kang Batangas, Ligang Labas, nung kauna na Sabak. Kailan yung, kumbaga paano yung naging proseso na naging goal mo ba talaga yung pumunta ng Maynila? Pumunta ng Pamagayan. Napaparad mo na ba yung UAAP nung time na yun? Wala akong idea sa UAAP, sa NC. Wala. Wala. Akala mo PBA na diretso? Hindi ko nga alam eh. I mean, yung cousin ko na doktor sa pamanta sa lungsod ng Manila. Na doktor na siya ngayon, si Doc First Prieto. Ano siya? Fan siya ng Lasal. UAAP. So nung nakikita niya ako naglalaro, sabi, ganto-ganyan, may talent ah. Event, ano pala, nakalabang pala ng team namin sa Puerto Galera na exhibition, yung NU. Sino to mga to? Sina Edwin Asoro o Froilan Bagyon, gano'n, Jeff Napa? Yung mga nauna pa, bata pa kasi ako nun eh, naabutan ko pa yun sila Asoro eh. Ay, oo, nakalabang mo pa si Edwin Asoro. Ricardo yung mga, hindi naman siguro sina Daniel Deponso. Hindi naman. Pero naglaro ka na nito. Oh, naglaro ka na. Nakalaban namin sila sa Puerto Galera. High school ka pa lang. Oo, muntik namin matalo. Ang seniors, high school ka pa lang? Oo. O di nakita ka doon? Parang nagkaroon na nila ng idea na, uy, okay to ah. So kinakausap nila ako. Pero yung cousin ko, gusto talaga Lasal. Dahil fans na ng Green Archers talaga. Pero ang una nakakita sa'yo, NU. Tapos may barkada din ako na sobrang galing before. Si Romer Bungkin, Mac Bungkin. Batangas Blade naman siya. Batangas Blades. Oh, talagang nahasa yung skills ko, nag-develop dahil sa mga barkada ko. Yun, isa siya. Kung yung barkada mo, Robert Sands, tapos may sa Batangas. Tapos sobrang dami sa Puerto Galera, mahilig talaga sa basketball. Talaga, marami magagaling dun eh, no? Magagaling, oo. Ayaw lang mag-aral. Totoo. Tapos yung nag-decide na kami magpuntang Manila, pagsakay namin ng bus, pagbaba namin ng bus, Lasal na. Kasi Loton, yung biyahe para Batangas. Pagbaba namin, Lasal na. Pagpunta mo ng Manila, ano yung plano mo? Lasal na pupuntahan namin. Hindi ka nire-recruit? Hindi ako nire-recruit. Nag-ano lang kami.
Walk-in? O hindi namin alam kung may practice o wala, basta pumunta lang kami. Pero ang swerte, dahil may practice pala, at the same time, hindi kami naghintay. Kuya, kumbaga ano lang to, baka sakali lang, bahala na. Oo, oh, parang meant to be. Pagpunta ko doon, tinanong namin sa guard, saan po yung basketball court? Nasa kabilang side, sa kabilang side pa pala ng Lasal, sa yung bagong building doon sa Enrique Rason. Oo, tama. Sa pinakadulo kami. So, nung lakad namin, paglakad namin doon, yun, tinawagan si Coach Franz ng guard sa baba ng Enrique Rason building, yung sports complex nila. Sabi, may gusto mag-try out. Pinakit ako, kasama yung mom ko. Tapos pag-akyat, nagpa-practice, mag-start pa lang sila, saktong-sakto. Pero regular practice to? Regular practice. Ah, hindi tryouts? Hindi tryout. Regular practice. Nagpa-practice na doon. Alam mo sino mga nagpa-practice na? Sino? Si Chris Chu. At si Chris Chu? Nag-practice si Chris Chu doon. Nakasabay ko yun. Bago mag-Ateneo? Oo, si T.Y. Tang. Ah, T.Y. Tang. Ayun, sila JB, nandun na sila nauna na. Nung dumating ako, nagkaano na line-up, nagsiset-up na. As in, binubuo na? Oo. Yun nga, pagdating ko doon, nakaano ko pang beach attire. Puerto Galera. Oo. Yung sando ko, saka yung short ko, board short. Naglaro ka naka board shorts? Pero may dala akong sapatos. Ah, wait. Oo. So sabi ni Coach Pano, may sapatos ka ba? Sabi ko, yes coach. Hindi, actually, ang tinawag ko pa yung ball boy. Coach, patry out ako. Akala ko siya. Kasi nakaganon siya, nakaganon. Yung ball boy. Nakapamewa. Oo, nakatingin niya ganon. Sabi ko, coach, huwag patry out ako. Sabi, ha, hindi ako yung coach. Ball boy ako dito. Siya. Paglapit naman Coach Franz. Ganito. Naglakas loob kami. Ang mom ko pa nagsabi, coach, pwede po ba mag-try out yung anak ko? Seryoso? Oo. Tapos, yun. Sinabi ni Coach Franz na, sige, magsapatos ka. So, nag-shoes na ako. As in, naka-board shorts ka nag-insayo? Hmm. Eh, nung pagkahawa ko ng bola, pinakita ko kaagad ang dunk. Pak! Eh, ano? Ang payat ko, diba? 150 pounds. Warm-up pa lang to. Oh, grabe. Yung nag-shooting pa lang. Tingin sila sa akin. Siyempre, bago, diba? Tinitingnan muna. Pag tingin na, tinitingin sa akin ito. Pinakita ko na agad. Bumelo ko. Yung salpak. Uy! Naghanuan na. Para nag-lucky yan na yung mamatay. Enroll ka na. Hindi naman. Sabi, oh, sige, yun. Sinabay-sabay na ako sa mga drills. Eh, wala akong idea, diba? Conditioning pala sila. First practice ko, wala naman ako sa condition. Naka-board shorts pa partida. Naka-board shorts pa. Suka ako. Kasi conditioning sila eh. Sabay ako. Buti na lang, may kasipagan din ng konti. Sumabay ako kahit wala sa condition, di ba? Hindi, pero wait. So talagang, pahala na. Punta na lang tayo. Ganun. Kinukuha ka ng NU? Hindi naman, hindi yung talagang legit na nirecruit. Kasi malamang kung nirecruit ako noon, doon ako pumunta. Kasi wala naman akong idea. Diba? Gets mo? Pero Lasal lang. Lasal lang napuntahan ko dahil yung cousin ko nga talaga, Green Archer. So cousin mo talaga. Tapos pagpunta mo doon, wala, bahala na. Kung wala practice, uwi ka lang. Oo, malamang. Ano yung oras ang biyahe noon? Tumayming nga eh. Kasi siyempre, yung Puerto Galera naman, may every hour naman na buo. Bahala so, na. Kayo ng mami mo, bahala na. Tapos, sobrang hulog ng langit ka naman kay Coach Franz doon. Dambay din ni Coach Franz, diba? Kasi ang galing niya magbigay ng chance, diba? Imagine mo, from nowhere. Kung hindi ka 6-footer noon, hindi ka binigyan ng chance. Baka, siguro. 6-foot, matangkad ka. Tapos kuya, una, pagdating mo doon, nandun na lahat, Chris Chu, JV, TY, Cholo. Nagpa-practice na sila. 2000 ano to, kuya? 2003. So, nandun pa sina Joseph? Oo, Joseph yung sila Makmak. Ryan. Sila Sharma. Ryan Aranya. Oo, Aranya. Wala kang kilala? Hindi, kasabay ko sila Aranya eh. Technically, nasabay-sabay kami pumasok. No, I mean yung pagpunta mo doon, wala kang kilala, wala kang alam? Wala, zero. Hindi, ito nga ang senaryo na English sila ng English sa akin. Siyempre, tahimik lang ako. Yes, no, yes. Ang puti mo pa eh. Mga 1 week straight na practice, puro English sila kabato sa akin, sila Makmak, sila Joseph. Yes lang ako ng yes, no. Eh kasi syempre, bago pa lang, naninibago pa lang. Pagdating ng mga 1 week, lumakas na loob ko, parang close na, di ba? Nagtagalog na ako. Oh, kaya, sige, thank you. Visit ka. Marunong ka pala magtagalog.
sa linggo na dumaan. Grabe, di pala quit. Like, sobrang ano pala, talagang nagkataon lang. Tapos, nung nag-insayo ko first day, conditioning, ano yun, umuwi ka na after, uwi ka ulit ng Puerto Galera. Okay, nag-stay na ako doon sa cousin ko. Yung mami mo, stay rin. Umuwi na siya kasi ano lang yung setup niya. Sinamahan niya lang talaga. Pero yung dala mo was for one day. Hindi, may bag naman ako. Mga siguro good for 1 week siguro yung dala kong gamit. So araw-araw ka na, insayo ka na araw-araw. Sabi nga rin kasi pagdating ko, si yung cousin ko talaga nag-push. Tapos after nung tryout, kung wala nung day na yun, kinabukasan babalik ako. Alamin ko kung kailan. Ah, doon ka na matutulog. Tapos ilang araw bago yung talagang kinausap ka na ni Coach Franz na paano na yung papers mo, yung mga ganun-ganun. Hindi, ang scenario ko sa Lasal, sabi niya, magte-training team ka muna kasi hindi ka na umabot sa lineup. So nauna sila JB sa akin ng 1 year. Nagte-training team na ako sa kanila. Which is ako okay lang dahil start na yung school year ko noon. Pina-exam na nila ako. Ah, nag-exam ang ka? Exam noon, pagdating ko, pag-exam noon, after a few days, exam na nila. Oh. Ng salasal. Yun din yung suit ko, board short din, saka sandals. Sa entrance exam. Pagdating ko doon, naka-polo shirt lahat, saka tie. Sabi ko, ano ba to? Naka-board shorts ka! So, nakapang-swimming ako, naka-chinelas ako, lahat. Walang talaga. So, ako lang yung salasal na may record na nag-entrance exam, na nakapambahay. Surfer, doon yung dating. Sabi ng teacher sa akin, sabi nung nagbantay ng entrance exam, saan pupunta sa beach? Pero, ma'am, sorry po, wala po akong dalay. Nasa Puerto Galera po yung mga pantalong ko. So yun, ako lang ang may record, wala na makakabit na record sa makakabit. Unless may gumawa talaga, pero baka hindi napapayagan. Walang baka gagawa. Ako lang yung walang gagawa. Malamang natimbre na ni Coach Francio. Pag sabi niya, kahit ano suot niya, bahala na. So, yeah. Nag-exam ka. Tapos, so a few days after lang nung first tryout mo, okay na. Inayos na nila. Exam ka na. Oo, pina-exam na ako. So talaga tapos, na-impress din sa'yo. Umasa naman ako. Buti, medyo maganda yung mandalino. Pero ibig sabihin, na-impress sa'yo from the start. Kasi siyempre yung potential lang, matangkad, payat, athletic, kumbaga potential nakita talaga nila from the start. Oh, hindi. Ano talaga ako eh, rebounding talaga yung pinush ko eh. Pagdating ko doon, talagang nakikita nila na kinukuha ko talaga yung rebound pag nag-miss, everything. Pero skill-wise, hindi pa? Wala. Oo, hindi. I mean, meron. Pero hindi yung level na ma-impress ka talaga. Pero pagdating sa defense, yung mga block tapos sa rebound, talagang nandun ako. Makikita talaga nila. Athletic pero yung, talaga. Pero yung dribbling and shooting, yung tira ko pata noon, as a girl. Pero athleticism, lamang. Oh, konti na lang, makordona na yung tira ko. Pero athleticism naman, kung kitang-kita. So, ayun na, nakita nila yung potential. Tapos, bata ka pa noon, siguro 18, 19? 16. Ay, 16. Going 17 ako. Oh. Talagang potential. Oh, so, timbi ka muna. Ano nangyari kay Christio? Ilang araw lang siya naging sa'yo? Isang araw ko lang ata nakasama. Two days. Parang two tas, days. Tapos nawala na. Mm-hmm. Muntik pala si Christio sa Lasal. Matanong nga natin. Matatanong ko yun. Papaamin ko sa kanya yun. Oh, so, after mo ng first season mo, team B. Pero, actually, siguro, hindi siya considered team B kasi may mga team B sa group eh. Hindi ako pinapalaro dun. What do you mean may team B sa group? Di ba may games na pang may mga games si Team B na uma-attend ng practice. Oo, and may practice si Team B and everything. Hindi ako doon nagpa-practice. Sa Team A ka na. Okay na talaga from the start. Pero walang liga. Wala, hindi ako sinali sa liga kasi kasali ako every practice. Tapos tuwing game nanonood ako. So hindi ka Team B. Kumbaga, inaantay ka lang next year. Training team na ako. Tawag. Oh, kumbaga, hindi ka kasali sa mga Father Martins. Wala. Father Martins kasama ako. Dahil sa kasali rin naman yung team A dun eh. Yun yung second sem. Oo. After ng UAAP. Pag pero kasama nung team A sa mga Father Martins, kami yun. Kasali pero nung during the season ng UAAP, wala ka noon? Practice ka na? 2003 wala ako. 2004 ako pumasok. So talagang inaabangan ka na. Oh, and then, 2004... Kailan ka, kumbaga, paano yung naging adjustment mo sa game sa Manila? Siyempre, iba pa din, skillful na mga tao dito eh. Magagaling na eh. Yeah, I mean, blessing in disguise din yung naging training team ako noong 2003. Dahil noong 2004, champion agad kami.
Kasi noong 2003, hindi yata sila pumasok ng Final Four. Hindi ko alam, hindi ko maalala. Pero pagdating ko nung lineup ko, nag-champion agad kami. Pero tanda mo, ito yung binawi. Ah, ah ito yung binawi. Ah, ito pala. Yun. Kasi yung first championship mo yung binawi. Oh, pero okay lang, kahit bawi nila. Naramdaman naman namin. Nung panahon yun pa rin, champion kayo. Hindi naman mahalaga. Isa kayong mga incentives. Ito, yun naman, hindi binawi. Pag yun ang binawi, magalit kami. Wait, so ano yung naging adjustment mo? Sa ano naman? Sa school? Kasi big school to, Lasal to eh. Galing ka sa Puerto Galera. First time mo ba sa Manila nun? Oo. Oh. Hindi, sumasama ako sa mom ko pag bumabiyahe, pero in terms DLSU to, kuya. DLSU to. Pagdating ko dun, puro English eh. Batong pinasok. Dugo araw-araw ilong ko dito. Puro social pa naman mga tao doon. Pero ito yung ito naman yung ano ko, yung ano ko, adaptable ako. Tama. Kumbaga, nakikisama ka naman. Madali ako mag-coop up kahit sa squatter mo ako dalhin or sa bang mayaman. Skill level tama. Lang kung kano ko i-adapt. Tama. So, sa Lasal, yung off the court mo, quiet ka lang. Hindi ka masyado. Yung first year mo. First year, quiet. Kanyari, papasok ka lang, ganun, pasok ka lang. Hindi, after 1 month, makulit na ako eh. Lumabas na rin agad. Oo, tropa ko na agad lahat eh. Mahilig magaling taga, magaling kasi ako makipag-ano eh. Nakisama, no? Interact. Sa team, sino yung naging grupo mo? Kumbaga, sino yung parang... Ayun, kami nila, no? Hanggang ngayon, grupo pa rin kami. May, ang tawag namin sa group namin, Sunday Club. So, nagkakapusahan kami. Si JV, si TY, si Walsham, si OJ Kua, saka si Cholo. Ah, so si 2003. Sino ba yung mga rookie noong 2003? Ayun, OJ, JV. Di ba yun yung walo? Yung half, almost isa half pa, rookie. Tapos sila Joseph, yung iba. Joseph yung head namin. Saka tapos, so 2004, sino ang rookies? Ikaw? Ako lang. Saka si dalawa lang ata kami. Dahil nakompleto na yung ano. Sila Makmak, sila Joseph. So ano talaga, kumbaga, yung samahan ninyo from 2003, ang dami ninyo eh. Nasunod-sunod na yon. Sama na kayo hanggang future. So, yung ano naman, kuya, yung kumbaga on the court, paano ka nag-adjust dun sa game sa Manila? Kumbaga, kuya, JV Casio to, sobrang galing ni JV nung ano, di ba? Rookie siya. Oo. Kumbaga, yung skill level, umakyat. Hindi nagmi-miss yun si JV. What do you mean? Nagbimintis ng tira? No, hindi nagbimiss yun. Hindi nga. Eh, pag-shooting, no? Oo. Grabe, no? Sa group namin, siya na natitira sa PBA. Oo nga, no? Diba? Oo nga, no? So, kasi, nung unang dating mo, talaga believe ka kay JV? Nakita mo na ako. Oo, mabibilib ka talaga sa kanya, yung work ethics niya and everything. Tapos, siya yung pinaka-gentle talaga. Mama. Bait, talaga, no? Walang gentle talaga siya. Kahit suntukin mo yun, hindi magagalit yun. Tsaka parang hindi masyado nagsasalita, no? Parang tahimik. Hindi, pag nagsalita, ang ano lang, tahimik okay, lang. Nung last year namin ni JB, kami na yung dalawang head, di ba? Nung 2007, 2008. Nung 2008, kami na lang dalawa, naiwan na kami dalawa ng lahat. So, pati si Washa man doon. So, parang kami na yun na naging leader. Dahil si Cholo, coach na noon, si TY, nakaalis na. Di ba? Kayo na talaga. Si JB, maingay na siya noon. Nung last year niya. Ano sinabi yan? Siya, magingay ka naman. Tama. Hindi, pero kuya, ito ah. Coming from Lasal, alam ko yung culture sa Lasal sa DLSU, grabe yung seniority ninyo doon. Oo. Grabe. As in, pagpunta ko doon, try out pa lang ako, nakita ko na yung seniority. Talagang, pag ikaw yung senior, tas rookie ka, wala kang magagawa. So, kailan ka nag-try out doon? 2000, hindi kita nabutan kasi yun yung 2009, nag-decide ka na noon kung lalaro ka pa eh. 2009 ako. Di ba hindi ka na naglaro? Nag-pro na ako. Nag-pro ka na eh. So 2009, nung nag-e-ensayo ko noon, sina ano na yun, PGA, sina Parua, Madabes. Sila Barua na yun. Sina ano James na. Tapos wala ka na, nakikita na lang kita dumadaan-daan, pero nag-iisip ka na noon kung magpo-pro ka na eh. So, sino yung seniors mo na medyo pinahirapan ka? Kumbaga, inutos-utusan ka. Sila Kabato, si Makmak, si Joseph. Grabe rin yung seniors mo, no? Oo. Oh, alam mo naman siguro yung Omega. Oo, oh, syempre. Nakita ko sa harapan ko yun eh. Si Jobet Mendoza, in Omega sa harapan ko. Nagulat ako. Atong besa ako ginano. Bakit?
Hindi ko makuha yung play eh. Pag hindi mo nakuha yung play, pinapatakbo lahat. So after practice, patay ka? Oo. Grabe yun, kuya. As in, nakita ko talagang ginaang up, hinubaran, tapos ginanon. Hindi, meron pa yung minsan. Tinatago talaga yung shirt eh. Dahil ang sunod na work, yung practice namin, after ng workout namin, yung mga pep squad. Wala ka shorts. Butubad ka talaga tatap. Pero yung setup. Tsaka nagulat ako doon, mag-huddle na kami, prayers na, biglang nagsuot ng mga plastic, yung gloves. Oh, yung iba walang plastic. Sabi buti ko pa, nga maarte. Nung panahon namin walang plastic, buti nga maarte na ngayon. Ginaganon lang nila, tapos ginag... Oh, diretso, straight. Ganyan. Hahawakan nila yung ano mo? Oh. Puta. Kaya sikat na sikat ako sa mga pep squad. Dami gusto ko. So marami makipag-date sa akin ng mga pep squad. Nakita. So ano ka talaga nun? Kumbaga, pero ano yun eh, hindi yun ano eh. Hindi, parang ano lang nila, yung tradition talaga sa Lasal yun. Tradition naman. Or ano lang, or parang bonding na rin. Pero syempre, yung bonding kawawa kasi masakit yun eh. Masakit yun. Masakit yun. May isang beses, naligo, diretso ako sa banyo, naliligo ako, nakasapatos pa ako. Dahil nakatape pa yun eh, di ba? Nakatape pa yun. Nakasapatos ko. So wala ka magagawa. Oo. Tsaka hindi ka nalalaban. Bawal ka lumaban. Sama-sama yung mga yun eh. Yung mga umahawak sa'yo, si Sharma, si Kabato Brothers. Ano ka lalaban, no? Oo. Actually, baka ka mas pag-tripa ka pag lumaban ka pa. Oo. Huwag ka nalaban. May kakilala kami lumaban. Wala. Hindi tumagal. Dahil, di ba? Ah, talagang ano. Pero tradition yun, alam ko eh. And alam ko na pag nagiging senior ka. Alam ko ngayon, wala na eh. Eventually, tinanggal nila. Marami namang actually ngayon kasi may social media na makikita na eh. Dati kasi wala. Yung mga Lasal team and everything, nagyayakapan pa eh pagka may natutumba. Sarap naman yun. Ano ko namin, pag may tumumba eh, duduru-duruin pa. Totoo. Ikaw, kayo. Naalala mo competition dati sa UAB. Tapos as ako sa differentiating ngayon. Oo, iba. Malayo, malayo. Sobrang layo. So, nung pagpasok mo naman sa UAAP na, rookie season mo, hindi madali itong rookie season mo, sina Arvin Santos to eh. Awa, kung ayaw mo mga bantay na. Alam ko. Actually, ito kuya, walang loko na. Kasi si Arvin Santos, meron kami segment dito. So, lumalabas sa recommended ko sa YouTube si Kuya Arvin. Pinanood ko dyan buong gabi yung finals ninyo, Arvin. Feeling ko rookie ka nun. Rookie ako nun. Sina Jeff Chan. Grabe, ikaw bumabantay nga kay Arvin. Kayo yung kaka-MVP lang niya, tapos laro kayo. Kaya siya nag-MVP, ako bumabantay. Rookie ka, kuya. Rookie ka, Arvin Santos agad. Oo. Kumusta yung matchup mo kay Kuya? Eh, yun yung ano, di ba? Yun yung kumukolekta ng award si Kuya Arvin? Oo. Eh, siyempre. I mean, kukumpit ka pa rin kahit anong mangyari. Laban. Pero sabay naman. Pero siyempre, 2004 champion kami. Natalo yata kami 2005. Diba 2005 2006 kayo suspended. Natalo kami nung 2004 nag-champion kami. Bumawi sila 2005. Nakakumpit ako kay Arvin nung tinalo namin sila, nag-champion kami. Pero nung 2005, parang yun yung natalo kami, yun yung nasapok sa Hindi ko pa nga nasasabi. Hindi ko makakwento kay Arvin yun nung magka-teammate kami. Arvin, sakit pa ba yung ulo? Kami ni Arvin, nung magka-teammate kami, grabe yung bonding namin. Pero hindi ko yung binild up yan kasi syempre, ano yan eh. Fresh pa nun. Hindi, I mean, baka may, De, pero... may sensitive siya sa part na yun. Pero kung ngayon magkikita kami, wait, masakit pa ba yung ulo mo? Lakas mo, tapok sa kanya. Hindi, pero ngayon pagkausip ko siya, inaamin niya eh. Sabi nga niya, hindi lang daw championship na ko niya, pati batok eh, sabi niya. 2005, sila yon. Ako yung dumabantay sa kanya nung tumipoin siya. O yung crucial. Ang problema ko kasi super helpful ako. Humelp ako sa teammate ko. Iniwan ko si Arvin. Get him the ball. Villanueva gives it to Santos for a three. Yeah! And Arvin Santos with 27 points on this smart putty three, the number one prepaid service. Sabi ko, kung hindi ko siguro yun. Pero kahit manalo pala kami noon, babawiin na yung time na yun. So, kasi alam nila noong 2005. Wait. Yung binawi ba 2004? Naglaro pa kayo 2005? Hindi. Hey, teammate na namin yung si ano noong 2004 eh. Basta naglaro siya. So naglaro siya ng 2004 and 2005. Ah, champion kayo 4. Oo. So kung mag-champion kami noong 2005, ganun, so noong game 2, parang may idea na kami na masususpend kami na everything. Parang naano na kami.
Saga. Oo, parang kahit para paano ma... O para hindi na kami motivated na 100%, baka mga 90% na lang. Pero motivated pa rin kami, gusto namin maglaro. Pero nabawasan dahil parang nagka-idea na kami na, ala, kahit mag-champion tayo, ganyan mangyari. Ah, ganun ba? So, noong 2006, totally suspended kami. Tama. So, two years apart pa. O, noong 2005 na yun, wala kami ibang ginawa kundi mag-out of the country, mag-training. Kaya noong 2007... Yun, champion. Oh, champion. Tama, tama. So, doon yung place pa rin. Tama. Hindi, pero ano muna tayo? Doon muna tayo doon sa matchups mo nung rookie tsaka sophomore year mo. Arwin. Sino pa ba mga nakabantayan mo nun? Asoro. Oh, si Arwin. Asoro. Sino sa atin na yun nun? Rich? Sila Alosis. Wala na, oh, si Rich. Oh, si Doug Kramer. Doug Kramer, JC Intal. Oh. Si Doug Kramer napikon-napikon sa akin dahil di siya maka-rebound sa akin. Talo ka ng talon. Tapos pag umatake siya, ano siya, offensive foul palagi. Ah, galing ko. De, pero ang nakita ko, ang napansin namin nung UAP ka, well, of course, nung bata pa ako nun, it was easy for you kasi sobrang athletic mo eh. Para kang ano nun eh, bigla na lang palaka eh. Para kang palaka nun, di ba? At kami ni Arwin, mabilis yung second jump namin. Tama. Kumbaga, pak! Biglang. Mauna kami sa rebound kahit saan pumunta yung bola. So, kay Arwin ka pinaka na-challenge? Oo, oh, kasi talagang sa akin may na-matchup si Arwin. Di. Kasi baka dahil nasasabayan ko yung speed talon niya, athleticism niya. Pero ang problema kay Arwin, may tira sa labas eh. Humi-help talaga ako eh. Sabi ko kay Coach Franz, Coach, hindi ko talaga maiwasan humi-help eh. Humi-help. Talagang humi-help talaga ako sa teammate ko eh. Ganun talaga yung analogy. Mental. Oh, tama. Pero yung mga kabagay ko, Arwin Santos kasi parang yun yung time na hindi mo naman siya makukontain. Ay, hindi mo siya masastop eh. Contain mo lang siya. Mm-hmm. Bagalaban ka lang. Eh, that was good practice though. First year, second year mo, Arwin Santos. So, nung third season, nung na-suspend kayo, puro kayo out of the country. Oo, yun yung nag-develop talaga ng skills namin. I mean, technically, para naging blessing in disguise yun eh. Dahil ako kasi, lahat ng sinalihan ko, lahat ng UAP ko, finals. Talaga? Oo, kasi 2004, champion. Man, 2005, man. Finals, talo. 2007, champion. 2008, finals ulit. Oo nga, no? Diba? So yung apat na playing years ko, final four lahat, championship lahat. Uh-huh. Dalawa champion, dalawa talo. Pero nung 2006, saan kayo pupunta nun? As in, Hawaii. Hawaii? Oo, oh, nag-training kami dun. Ilang buwan? A month or... Wow. Tapos afternoon nag-Korea kami. So ibang skill level naman yun. Kasi magkaiba yung mga Hawaiian sa Korean eh. Puro shooter. Oo, oh, so ibang magkakaiba. Tapos nag-compete kami sa noong time na yon, pinayagan na kami ano yun, yung Father Martins, saka yung PBL. O yung Peel Oil. Ay, Peel Oil. Oo. Yung PBL, lahat na sinali ako sa PBL, champion. And Harbor Center ka eh. Wala. Tangay ng Harbor Center ka. Kailan ka nagsimula sa Harbor Center 2000? 2004, 2005. Nung second season mo? Oo. Ilan championship mo sa Harbor? Doon sa 7 na champion ni Harbor, kasala ko doon sa 4. Kasi di ba hindi naman pinapayagan minsan yung pagka may school year or may... So, 4? Oo. Pag... Puta, kitang pangkabuhayan yun, 4 ah. Oo, oh, pwede naman. Actually, maraming champion experience. So, blessing din yun. At saka mabait na magpa-bonus si boss eh. Oo naman. Kausap ko si Jerwin Gako eh. Yun, oh. Yun, kumpleto, 7. Erwin ka ako, yun naka-7. 7? Lahat kinuha. Ano, yun ang literal na taga-kuha ng basura. Kinuha lahat eh. So talaga ano na, UAP, Arwin Santos, yun yung mga nakamatchup po. PBL, right away, Harbor Center. So ito na yung Jason Castro, Bo Belga, JC Intal. Uh-huh. Diba? So Harbor Center. Tapos, nung 2006, kung saan-saan pa kayo pumupunta. Wow. Diba? Nung 2007, ito yung maganda kasi ito yung nag-sweep yung UE. Oo, oh, tama. So tinalo kayo ng UE obviously dalawang beses sa elimination round. Nga yung ano, yun nga yung pinakamasakit dahil dapat hindi dapat ma-complete ni UE yun. 13-1, 13-0 na sila last game kami. Okay. So si JB nag-inbound. Ang ganda ng play ni Coach Franz. Pabackdoor ako, pupunta ako, tapos pabackdoor ako. Pagpunta ko, yung team, yung kalaban, dumiretso. Libre ako sa kabilang court. Hinagis ni JB. Kung mapapanood mo yun. Libre talaga. Tapos naganyan ako.
Tapos, lumusot yung bola sa akin, ganyan. Ah, naalala ko ata to. O, yun, pag lalusot, sabi ko, bakit lumusot? Di ko nasalo. Pag tingin ko kasi, sabi ko, baka parang nasilaw ako nung ilaw. Saraneta? Oo, kasi ang taas nung hagis sa JB, floater eh. Baka nasilaw ako. Pero hindi ko talaga maintindihan kung ba't di ko nasalo. Nagulat ka na lang? Lumusot? O na, hindi, diba, ganyan ako. Lumusot, diba? O, for the win yun? For the win yun. For the win yun, kung nakuha ko. As in, pag, kung nasa lumen, walang tao sa harapan mo? Oo, kasi isa na lamang ni UE that time yata. Hindi ko 100% sure. Pero pag nakuha ko, panalo kami. So 13-1 dapat sila nun? So talo kami, nag 14-0 sila. So straight sila sa finals, di ba? Tama. So actually, blessing this guys pa rin. Blessing yun eh. Ang 14-0 naman lagi ang kawawa eh. Oo, dahil nagpapahinga sila, di ba? Oh, tas kayo, isang magandang panalo kagad. Sino kalaban nyo nun? Hindi, ladder yun eh. Last kami noon. So, hindi, kaya nga. So, yung momentum nyo, grabe. Oo, oh, si Ateneo, si... Sino UST, pa ba yung... UST yata. Oo, UST. Yun lang. Nalaman namin lahat yun. So, nanalo kayo muna Ateneo, isa. Tapos UST, dalawa. Ay, knockout ba kagad yun? Hindi ko sure kung paano yung ladder. Pero lahat tinalo namin. Tinalo nyo lahat. Pero lahat ng games namin noon, crucial. Yung mga 1 point lang, 2 points lang. Yun yung grabe si JV. Oo, diba? Tsaka si TY. TY pa ba nun? TY pa nun. Cholo. Cholo. Cholo, lalo nung finals. Oh, siya yung captain namin sa kasi TY. Eh. So. TY, oh. So after the first game, after the, yung ladder na. Hey, Dad! Nakatawa mo ah. Diyan pala galing athleticism. Pero yung ano, yung ladder na yon, pag-usapan natin yung finals na. Mm-mm. Ano na yun eh, momentum na kayo nun eh. Tapos, pumarin. Di, sobrang actually, ganda ng finals din. Actually, game 1, talo dapat kami. If maaalala mo, pagtira, na-rebound ko. Ah. Tapos na-foul ako. Tapos na-shoot ko yung isang free throw. Yun yung for the lead, isa. So all lang dapat yun? All lang. Tapos na-rebound ko. Na-shoot ko yung isa. Tapos hindi na sila nakashoot. Panalo kami game 1. So kung hindi mo pa nakuha yun, talo. Ay, overtime. Oh, kung hindi ko na-rebound yung offensive rebound na yun. Alam mo, baka iba yung naging scenario. We are tied at 63. Tag pulls up for 3. Once again, offensive rebound by Mile Hopper. Wow, there's nothing that can describe that part, but just will. He just wanted that ball of De La Salle compared to the 28 of UE. Crucial free throws. Oh, and that's in game number 1. Of the final series between DLSU and UE. He tries to send it out to Barbaran for another 3. That rattles out. Nothing there. LaSalle will escape. Pero after that first game, that first win, kumpiyansa na kayo sa second? Oo, oh, sure na yun. Parang ano na yung second, no? Parang labang na kayo nun, parang... Tatalunin na natin to dahil first time na natalo eh. Parang moral. Hindi sila marunong matalo pa. Totoo, hindi sanay matalo yung time na yun. Isawa ng assistant coach. Cholo, the setup job for the slam-up! JB, trying to make room. Meyerhofer from up top! Pagdating na second game, parang ano na yun eh. Parang first to fourth, leading kayo all the way na nun eh. Mm-hmm. From the start, parang na namin. How was that? How was that feeling? Or how was that the atmosphere na nabawi ninyo? Like, oh, sinuspend nyo kami last year, balik kami champion. Oh, hindi yung parang sinasabi ng mga alumni na sobrang happy nila dahil vindication yun eh. Sinuspend mo kami, so magcha-champion kami pagbalik namin. Parang ganun lahat ng mga alumni namin, gabi yung support. Lahat sila sabi, please mag-champion kayo ngayon, ganito ganyan. Tapos lalo na pagkalaban yung Ateneo, talunin nyo yun. Huwag matalo na lahat, huwag lang sa Ateneo. Lagi nga sinasabi. O di, ambag-ambag yung mga alumni nun. Oo, oh, lagi kami may dinner, ganyan. Siyempre, tayo naman pag may dinner. Tuwan-tuwan na tayo nung college. Totoo. Malayo na sa ngayon yan. Sarap pagkain natin. Pagka, ano, pagka walang dinner ng mga alumni. Pansit ka doon lang. Sa dorm lang eh, no? 2007, champion. 2008, Ateneo naman. Chris Chu. Yung 2008. Raba. Yun yung pinaka-frustrating part sa akin nung 2008. Bakit? Kasi, yun yung 2008, yun yung nag-dirty finger daw ako eh. Kailan to? Sorry, hindi ko na maalala eh. Kailan to? 2008. Finals. I mean like, finals? Sino dinirty finger mo daw? Wala nga eh.
Si sino nga daw? Finger. Si Raba daw. Kasi yung play namin at that time ay baka yun lang yung signal. Yun lang yung signal. Man to zone. Okay. So pag first pass or after two pass, mag-zone kami. Yeah. Tinatawag ko ngayon si JB. Sabi ko, JB, switch tayo. Ganyan. Sabi ko, JB, ready ka, mag-switch tayo. Papalit ka, punta ka dito. Kasi re-remind mo yung teammate mo eh. Yeah, yan naman yung mag-usap kayo sa team sa basketball, di ba? Dapat na-communicate sa'yo. Tsaka maingay sa areneta. So, ganun. Oh, Ateneo Calabo, full capacity yung areneta. Sabi ko, JB, switch tayo ah. Una, hindi niya pinansin. Nung pangalawa, ni-remind ko ulit si JB kasi malapit na ipasa. Pagpasa, tinawag ulit. Tumeknikal yung rep. Sabi niya, ano, dirty finger. Sabi ko, ha? Anong dirty finger? Ito yun eh. Sabi niya, kasi si Raba, nag-react pa noon. Kung matatanong mo si Raba kung mga kawas. Umarte. Sabi ni Raba, ha? Kala niya siya ang technical. Sabi, ha? Anong ginawa ko? Sabi ko, oh, technical yung ginanong ko pa. Sabi ko, tumuro sa akin. Hindi, siya. Ikaw. Sabi ko, ako? Wala, stick na yan. Ang problema, pangalawang technical ko yun. Ngayon, sabi ni referee, what I saw is legit. Kasi tinanong ko siya. In English ako, sabi niya, what I saw is legit. Eh, Englishero tong referee na to. So sabi ko, ref, mali ka, hindi. Ang problema nun, yung una kong technical, pag layup ko, di ba, layup, shoot, shumot, ang layup mo. Sumigaw lang ako. Sabi ko lang, ah, alam mo yun, syempre, intensity. Puno yung crowd. Layup ka. Sumigaw lang. Ah, tinechnical ako. Sumigaw lang ako. Wala naman ako sinigawan. Alam mo yun, nilabas ko lang. Yun nga yung 2008 na yan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila, bakit gano'n na sila. So hanggang ngayon, di mo alam? Hindi ko nga alam kung bakit gano'n. Ngayon, pangalawang technical ko, useless, napaka, walang kwenta. So parang yung buong UAP career ko natapos dahil lang doon. Tapos anong sabi ko, quarter to? Second? Third? Ah, maaga pa! Oo, nandun na ako sa locker room. Pinaris na ako. Sabi ko, anong itong klaseng final to? Eh, siyempre, I mean, si Walsha man doon yung big man namin. Tapos ako, sila Ilad. Eh, ang problema, ako yung, kumbaga, ako yung parang kami dalawa ni JB yung leader. Oo, oh, ikaw naman talaga. Mm-hmm. So, wala na isa. Si JB na natira. Wawa naman si JB, di ba? Finals. Mag-isa na lang siya. Sila Walsham. Nandun naman sila Walsham. Nandun sila Barua, sila yung mga nakilala mo. Pero iba pa rin yung gusto kong tumulong doon, di ba? Tama. So, wala na ako. Wala ka pa. Dahil lang dun sa dalawang technical na hindi ko alam bakit technical. Kahit isa lang eh. Isa lang siguro na mali talagang ginawa ko. Matatanggap ko. Pero wala talaga akong maling sa sequence ng finals. Wala talagang ginawang mali. So ngayon, finally, sinasabi mo hindi ka dumirty finger nun. Wala yun. Oh, wala daw talaga. Nung, ang problema nung time na yun, pag zoom in nila, blurred. Ganun lang. Blurred. Kasi ngayon, HD na eh, di ba? Oo. Oh, so, alam kita mo talaga pag yan. Ngayon, sinoom nila. Sinoom nila ng bilog. Oh, yung magnifying glass. Oh, pag ganyan, pag ano ng pixel, lumipat. Di ba? Kasi lumilipat yung pixel, di ba? So, para makikita mo talaga lumipat sa gitna yung isa. So, sa replay, nakita mo, mukha nga. Hindi, ang problema, di ba, alam mo yung blind side ng ref. Ito na lang iniisip ko kasi pinag-aaralan ko talaga ng time eh. Pag nakaganyan ka, pag doon. Point. Pero pag nasa side, parang mukhang dirty finger. Ginagano mo pa. Oo, ginaganyan ko pa. Tapos nakatutok. Eh si Raba nandito sa bandang side na ito. Akala ta. So, mapapansin mo talaga, baka yung referee, nung pinanood ko yung replay, eventually nag-ano kami. May nag-interview din sa akin ito eh. Sinabi ko, baka nung nakaganyan, ito yan, tinuturo ko, tinatawag ko sa JB. Nung lumipat, naging dirty finger ang itsura sa ref. So, wala na. Sabi ko, pagpatawarin ko na yung ref dahil baka na... Diba? Ang malas ka lang, walang technology nung time na yun. Ngayon, hindi makakamali doon. Wala na, HD na ngayon eh. Ngayon makikita yun. Oo, kita yun. Tsaka ngayon, madami anggulo eh. Dati, isa lang yun eh. Sa gilid lang yun eh. Tsaka sa ilalim ng ring eh. Ganun lang. Layo pa nun. Talagang bumixilate eh. Lumipat talaga. Tapos, kuya, ito yung MVP year ni Raba. Eh, ikaw yung parang sumasabay kay Raba pag talunan eh. So talagang malas. Oh. That pass play. Check out this pass. He went back to Nico Meyerhofer, who is our Nike spotlight. And number one in steals now in the ballgame as Meyerhofer kisses it off the glass. Contributor
for De La Salle in the ballgame as Meyerhofer tries again. Baklaw. And look at an Accenture high performance shot, high performance. Feel rated at this time. Coach isn't really happy with the number of turnovers now. Down a jumper. Rico Meyerhofer against Donny Baklaw again. He's trying to be creative, and this time 22,955 eclipsing game number one. Are very strict also with the taunting, so commend the refs for being performance shot, high performance delivered. Actually, after this shot already, Rico was staring down the crowd of Ateneo. You see it right there. And he took a double. Nung nasa dugout ka na second half, ano yun? Anong ginagawa mo dun? Nababaliw ka na dun? Wala. Para may TV din naman dun sa Araneta. May TV dun na... Pero nakakabaliw. Hindi, nakaka-prostrate kasi si JB fouled out na. Third quarter pa. Fouled out din si JB. Oh, di ba? Parang walang kwenta na yung finals ng 2008. Eh, yun yung first ng Ateneo. Yun yung first Ateneo. Kaya sila naka-five straight. Yun yung frustrating. Dahil kung hindi sila... Sinimulan nyo pa. Pinasimulan nyo pa. Dahil sa amin. Pero dahil lang, dahil dun. Siyempre, I mean, kung makakausap mo sila Raba sa sila Chris Chu. Hindi nila aminin yun. Hindi, sabihin na lang, ma-happy ba kayo dun sa naging finals natin? Na third quarter pa lang, champion na kayo. Wala diba? Na yung dalawa, third quarter pa lang. Oo, oh, diba? Tsaka yun yung JV Casio versus Chris Chu, tapos ikaw Raba, Nonoy Baklaw. Mm. Diba? Tsaka yun yung matchup kayo ni Nonoy Baklaw, diba kuya? Mm. Oh, grabe kayong dalawa nun. Bawian kayo nun. Di ba, grabe yung labanan dati. Tsaka yun yung time na nag-aasaran kayo ni Nonoy, di ba? Mm, oh, grabe ba? Yung sigaw niya sa'yo nun. Talagang ano eh. Nag-flex eh. Talagang galit na galit eh. Siguro may ginagawa ka rin. Kaya hindi nagagalit si Nonoy Baklaw ng ganun. Mabait si Nonoy. Ano ako eh. Ma-emotional ako pagka game. So, nang-aasar ka? Pati crowd. Pero, I mean, wala. Ganun talaga eh. Tinrain eh. No. May angas talaga. Oh, I mean sa basketball naman kasi kasama naman yung angas sa development mo. Pero shoot ano talaga? Malakas ka ba kasar? Oh, sure yan. Lahat ng ano, lahat ng kahit UAAP, PBL, Father Martins, lahat. Asar verbal o opponent oh lahat ng opponent ko verbal siko and everything. Nang-ano talaga ako pero lahat ng tanungin mo na teammate ko and kalaban pag wala sa basketball best friend nila ako. Mukha there's naman no doubt. Kahit sino tanungin mo kung si Rico ba galit ka ba sa kanya kahit tinitira kanya hindi lahat sila ako proven ko na yan. Malakas loob ko na sabihin na lahat na naging teammate ko or lahat ng kalaban ko ano nila ako parang so talaga parang on the court vibes, lang. Parang good vibes ka. Malakas ka lang mang gago, in short. Malakas lang ako mga saro. Kuya, may question na ito. May ano ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong taon to eh. Pero dito mo malalaman kung gaano ako kalaking fan mo. Kasi akala ko rin talaga, ano ka nun, Phil-Am. Hmm. Naalala ko, PBL ata to. Kalbo ka. Kalbo ka naman eh. Kalbo ka. Hmm. May buntot ka sa likod. Ay, na ganun ako. Guys, walang lokohan na. Ito yung buhok niya. Kalbo, yung likod niya may buhok. As in, may buntot dito, pero kalbo. Tama, di ba? Bakit mo ginawa yun? Parang may iba lang. Guys, may iba lang. Hindi nyo naiintindihan. Nagsawa lang. Kalbo na may buntot. Tapos yung buntot mo pa, kuya, yung buong likod. Di ba? Di ba? Parang... Pero nagbuka ka Phil-Am dahil doon. Pero... Pero sandali lang 'yun, tinanggal ko. Sandali lang. Oh, siguro inasar ka ng mga teammates mo, hindi ako magtataka. Malamang. Pero low-key sa Green Hills doon pinag-uusapan 'yun. Talaga. Parang pag ginawa ko kaya 'to, magagalit yung teacher. Ganun. Kasi like nagulat talaga ako. Sabi ko, "Pat may book sa likod." Tapos kino-close up pa 'yun nung TV, syempre nagulat lahat, 'di ba? Pero feeling ko nga inasar ka naman. Baka parang na nagsawa lang siguro. Kalbo na may buntot, guys. Rico Meyerhofer lang gumawa nun ever. Oh, so kuya, after the 2007-2008 season, frustrating. When the game ended, did you already know na or nag-iisip ka na ba nun? To go pro? Yeah. I mean, oo, kasi si JV magpo-pro din eh. Ah, gusto mo sabayan? Oo, pero nasa isip ko pa rin mag-stay. Kasi siyempre, iba pa rin yung UAP. Gusto mo talaga maglaro dun eh. Pero I mean, sa sequence ko rin kasi, hindi naman kami ganun ka big time. I mean, kailangan mo na rin ng financial. Kasi, maaga ako naging dad eh. Okay. Ilan taon ka nun?
Parang third year ka, nung 2005. Ah, aga, may baby yung eldest ko 2005. So, 3 years old na yung anak ko noon. And, syempre, iba pa rin yung pro, eh, di ba? Hindi tinapatan ng Lasal. Wala. Walang ganun. Actually, walang ganun eh. Ano? Anong walang ganun sa Lasal? Wala. Dati o ngayon? Dati. So, yung ngayon suporta, hindi yun yung dati? Diba, oo. Dati, ano kami, legit kami na schoolboys. Diba, imagine mo nga si Ryan nga, natanggal sa, dahil hindi nag-aaral ang mabuti, diba? Hindi, pero kuya, yung alumni, alaga kayo. Wala rin. Hindi, ito, alaga kami in terms yung pagkain. Ah, hindi, so walang tapat. Pero yung, hindi, I mean, yung kunyari, yung sa kids ko, meron, pero assistant. Hindi, iba pa rin pagka umingkam ka sa PBA. Oh naman. So hindi like when the process was starting of you thinking about it, hindi ka nila pinigilan. Hindi, I mean naging factor din yung sobrang frustrate. So yung sobrang frustration ko dun sa 2008 na finals. Imagine mo last game ko ganun. Kaya nga, so hindi ka ba nag-isip na di babawi ako next year? Wala, hindi. I mean mas naging frustration kasi parang bakit ganito? Bakit ganyan? Parang hindi ako pinaglaban, parang ganun. Ah, na-frustrate ka rin walang, sa Lasal. Oo, parang walang... Hindi ba pumrotesta? Parang wala akong naramdaman na may nagtanggol sa akin or bakit gato, bakit hindi pumrotesta. Kasama yun. So, sabi ko, ba't wala pa rin? Walang effect. Eh, hindi ko naman talaga ginawa. Tama. Kumbaga, tinanggap na lang nila kung na... Kung ginawa ko yun, sure ako babalik ako. Knowing me. Oo, babalik ako 2009. Babawi ako. So, may pero frustration. Dahil sa frustration ko... Hindi lang sa na-frustrate din ako kasi walang tumang makipagtanggol sa akin. Kumbaga tinanggap na lang nila na pinertipinger ni Rico. Yung lahat na naging teammate ko na before si JV. Ako na lang matitira mag-isa, wala na si JV. Kasi si JV. Tama. Tinawal siya, aalis na rin kasi graduate na sila. Feeling ko kasama din yung part na mahina na yung 2019. Hindi, kahit mahina yun nalaro ko. Talaga? No disrespect to the 2019, ha? Pero ang tindi nung nawala nung 2008, JV Casio yun. So, nung 2009, yun yung hindi nag-final four ang Lasal. Pero ilalaban ko yun. Feeling ko kaya ko ilaban yun. Kung, ang problema kayo na ano, parang wala nag-guide sa kanila. Walang leader. Oo. Kung andun ako, feeling ko, kasi natuto din ako maging leader eh. Dahil, siyempre, naging leader ko sila Joseph Yeo. Naging leader ko si JB Casio, si Cholo Villanueva, saka si T.Y. Tang. Marunong na ako mag-lead eh. You would have made the difference for sure. For sure. Kasi yung 2009... It's final four yun, sure ako. Oh, wala silang ano nung 2009 eh. Walang JV, walang Rico. Hindi, may nag-skip. Nag-skip ng... Nag-skip ano, ng year. Walang senior. Naiwan talaga na super senior. Ikaw dapat yun. Dahil sila lahat, may 2 years pa lahat. Walang gagraduate. So ikaw dapat 'yun. Ikaw dapat. Ako dapat yung mag-graduate na susunod. Wala silang ganoon. So maintindihan mo rin yung 2009, wala silang super senior. Kumbaga yung seniors nila noon sina Bader puro third year. First year sina Barata. Bata talaga, tama. Okay. May ano ko sa iyo, kuya. May kinento ko to sa channel ko, mga unang video ko 'yun eh. Mga November ko pa ata 'to nilabas kasi ito yung talagang tumatak sa akin eh. Nagpa-practice ako sa Lasal. Tapos na NCAA ako sa Green Hills. Nagpa-practice na ako sa Lasal. Again, hindi ka nag-ensayo noon. Puro si ano lang yun, Coach Dan Rose, Coach Jack Santiago, Coach Tony Chituri. Yung mga ganon, yung wala pa yung mga kayo, wala pa kayo noon. So ako, Ferdinand, Webb, PJ Barua, James Mangahas. Noong tapos na kami mag-practice, nandun ka naglalakad-lakad. Nagkasabay tayo sa elevator. Noong naglalakad ako, nandun kayo, kasama mo si Walsham, sir kayo ng sir. May pinag-uusapan kayong sir. Si sir nga, ganyan, nandiyan kanina si sir eh. Si sir, pagkikita kami mamaya ni sir. Ganun kayo ng ganun. So ako noon parang, syempre quiet lang ako noon, tryout lang ako noon. Sino si sir? Baka teacher nila. Sino ba teacher nila, sir? Dating si JV, kuya. Kilala ko ni JV kahit papano. Lapit si JV sa akin. Mikey, kumusta ka na? Ano, dito ka na ba? Ganun din ba si JV, mabait? Ganun. Shake hands pa kami. Ako naman, JV, kumusta? Okay naman, ganyan, ensayo lang ako. Dumating kayo bigla, lahat. Puta, nagmano kayo kay JB. Sir. Puta, pahiyang-pahiya ako noon. Sabi ko, JB! Tapos si Meyerhofer, si Walsham, ang lalaking mga tao. Sir. Kuya, saan nagsimula yung sir? Ngayon, finally matatanong ko sa tao na kasama si JB since the start. Saan ang galing yung sir?
Ang tawag kasi ng yung asawa ni JB ngayon, Sir Idol. Tawag? Nung, ang tawag nung nagliligaw pa lang si JB dun sa asawa niya na ngayon, nung college kami. Ang tawag nung ni Jackie, yung asawa niya, Sir Idol. Tawag din yung kay Jackie? Hindi, tawag ni Jackie kay JB. Okay. Ah, Sir Idol. Okay. Oh, so lagi kami magkasama, Sir, Sir Idol. Tapos may letter, may love letter yung si Jackie. Sir Idol, ganyan-ganyan. Nabasa namin. So doon nag-start. Sir na tawag namin sa kanya. So doon ang galing pala yun. Yun yung ano, origin ng Sir JB. Ngayon alam na natin. Alam ko that it was a form of respect. Kasi Sir eh, talagang okay. Ano si JB doon, statwa si JB doon. Pero nanggaling yun sa nakaasar kayo. May halo dahil nga kasi yung asawa niya, Sir Idol. Oh, hindi kasi kayo yung mga kabatch eh. So kumbaga kayo, nagulat ako na sir tawag mo. I know na yung mga mas bata, respeto na yun, sir. Pero kayo, mga kabatch eh. So sabi ko, bakit nagising? Sir Idol nga. Sir Idol tawag yung asawa niya na ngayon. Kaya pala, sir. So Sir Idol ang tawag sa kanya na nililigawan niya noon, asawa na niya ngayon. Bakit? Si TY nung dumating ka, master na ba? Master naman si JC, si TY. Yun naman sa nanggaling yun. Master. Yung ano, yung Star Wars. Bakit? Hindi mo Master Jedi, mga ganun. O nga, sino nag-start naman ng Master kay TY? Eh, kami din. Parang, ano, dahil mahilig kami manood ng mga movie before, di ba? Eh, uso yung Star Wars that time. Ah, Master. So, Master Tang. Yeah. Guys, maniniwala ba kayo? Master talaga tawag kay TY Tang. Tapos Sir kay oh, JB. Patuloy ka ngayon. Oh. Oh, hanggang ngayon nga. Sabi nga nila hanggang ngayon. I mean, ang advantage kasi namin that time nung kami nung group namin, band talaga kami, well banded talaga kami. Nagbibidyoke kami every week or after practice, magkakasama pa rin kami. Iba pa rin yung banding namin before. Yun pala. So silang dalawa lang ang may pangalan. Master tsaka sir. Ngayon ko lang nalaman. Yung pala yung ano noon. Okay. So after your decision, kinakausap ka na ba ng PBA noon kaya nag-iisip ka na? Wala eh. Pero yung manager ko, dahil si Charlie D kasi college pa lang, naka-guidance niya sa akin. So, yun. I mean, parang may nagsabi sa akin na gusto daw ako ng Pure Foods. Ah. So, second ako kay Japet. Si Japet na magiging first pick. Ako yung magiging second pick. So, yun. Totoo nga na nakuha ako ng Pure Foods. And I want Pure Foods. Gusto ko yung Pure Foods. Ah, talaga? Oo. Kasi, SMC yan eh. Tsaka ang hirap ng humindi kasi parang may assurance na eh. Actually, hindi ako sure eh. Hindi ko alam na ganun yung sequence na talagang ano. Parang sabi lang na si Japet, ako lang, yung hula ko lang ba? Kasi siyempre si Japet, eh galing akong PBL nun. Palaging champion sa UAP, di ba? So parang after Japet, ako na to. So gusto ko yung Pure Boots dahil second sila. So yun talaga, nakuha ko nga talaga. Ah, so pero kumpiyansa lang. Kumpiyansa lang. Oh, wala nang nagsabi sa akin. Ah, clean lame mo lang. Second ako. Dahil siyempre si Japet, 6'8 yun, 6'9. Sino ba naman hindi kukuha doon? Tasunod ka. Sino ba mga kabatch mo nun? Sa drafting, si Japet, si Chris Ross, si Jerby. Oh, nauna ka pa kay Jerby, kuya. Nauna pa ako kay Jerby. Si Jerby yata nasa 4th or 5th. Oo. Pero MVP din si Jerby nun, di ba? MVP. Sa UAP. Oh, so, ito na, PBA. How did you tell LaSalle, sorry, na, especially Coach Franz, kasi ganun kayo ni Coach Franz. Yeah, I mean, si Coach Franz understandable kasi siyempre si Coach Franz galing siya sa pro and everything. Alam sabi niya, sige, full support kami sa'yo. But if magbabago isip mo, ready pa rin kami to accept you here. So, mas gusto namin na nandito ka, pero hindi namin makakapag-decide yung ano mo. Kasi alam nila lahat na ano young dad ako. Kailangan kong... May baby support. Kasi. Kung walang baby, sure yun, pipilitin nila ako. But knowing Coach Franz, laging nasa mentality ni Coach Franz yung future ng mga players niya. Kung ano yung kagaganda ng karir. Dito, tsaka maganda rin pangalan mo nun eh. Parang ang hirap mo namang pigilan. Diba? Ang ganda na. Mabangon eh. Kung magiging second pick ka na feeling mo, di ba? Why not? Diba? Bakit pa, di ba? Ano pang, yun na nga yung hinahangad mo eh. Bakit mo papapopostpone pa yun, di ba? Okay. Para lang, di ba? So, nung pagpasok ko ng PBA, kumusta yung naging ano mo? Transition mo. Ano to, Pure Foods to, kuya? Sina Pingris na ba to? I mean, yung Pure Foods, fully loaded eh. May Pingris. May Kirby Raimundo, may John Dan Salvador. Tapos, yung mga kapwesto ko, yun ang lalakas eh. Pero, yun nga, buti,
ano talaga ako, magaling talaga ako mag-adapt, magaling ako makisama and everything. So, nakakupa bagad ako. Parang blessing din na napunta ako sa Pure Foods dahil, yun nga, dahil yung mga teammates ko, ang bilis mag-adapt eh, kasi ang babait ng mga nasa Pure Foods that time. Nakagayda. Champion. Oo. Ilan? Unang season mo, champion agad? First, oo. Yung unang season talaga, champion agad. Yung All-Filipino. Yung unang conference. Mm-hmm. From the ceiling already, as you can see, I'm back on the court. Now, there's... Coming up against Roger Yap, Mayor Hopper, that shot of his, which looks like a shot put throw. The outside, 2-on-1, Meyerhofer with a slam! This time, he's on the receiving end of Rico Meyerhofer. The warning is being given to go and he jumped. And then... Ang sunod na champion ko sa PBA na after nun. Ano, hindi. Finalist lang ako nung Ginebra ako eh. Ginebra. Pero hindi kuya, first conference mo, champion agad. Nung Pure Pools, champion. Tapos, di ba, siyempre, after second year ko, nag-start na yung mga injury ko eh. So, nalipat ako sa Ginebra. Sa Ginebra naman, in 2 years ko sa Ginebra, nag-finalist appearance naman dun. Kaso, na-injured yung import namin, hindi kami nag-champion sa Ginebra. Nalipat na ngayon ako sa San Miguel. Puro SMC ah. By a precarious point as Meyerhofer regains the lead for Sierra. He was that for 33-29 as Meyerhofer hits a teammate. Look at this. That doesn't even look good in a dancing hole. Big chapter and Rico Meyerhofer connects. Oh, ngayon sa San Miguel, nag-champion kami. So, technically, dalawa lang yung championship ko sa pro. Tapos, isa sa ABL, yung huli ko. Naglaro ako 9 years lang. Pero yung San Miguel mo, sina ano na to? Sina Junmar na to? Oo, oh, kami nila Junmar. Junmar, Arwin. Arwin. Chris Rose. Alex. Alex Cabagnot. Oo, kami yun. Okay. Yung una, kasama ako dun yung unang championship nila. Diba nagsunod-sunod din? Sunod-sunod din. Kasama pa ako. Na-injured na naman kasi ako. Ano ba mga injury mo kuya starting from Pure Foods? I mean kung sa 9 years ko sa pro, ang surgery ko, bilangin na lang natin yung surgery ko saka yung main injury. Tatlo na main surgery. Na major. Major surgery, tapos isang minor, tapos ang pinaka worst pa yung nagka-lisprang pa ako, ipala mo yung lisprang. Ano yun? Diba pag natapilo ka sa dito ng paa, ang lisprang dito. Ay, yung mga ugat? Hindi, dito mismo. Dito yung nabilay. Bakit? Diba, kanyari, paa mo to. Oo. Ang ankle sprain dito, diba? Oo. Yung lisprang dito sa gitna. So, mas mahirap yan? 2 years yun. So, naglalaro ako sa pro. Sa San Miguel, naglalaro ako na that time bago ako matrade. Masakit pa ako. Hindi ko lang sinasabi. 2 years? Hindi, kasi sabi ng doktor, either i-surgery natin yan na fusion or ilaro mo na lang. Dahil pag sinurgery yan, 50-50 kung gagaling mo hindi. So, walang kasiguraduhan. Oo, sabi ko, pa ako papasurgery kung hindi pala gagaling. Kasi may parang, chance. Fusion. Parang bakuna. Oo, di ba? 50% lang. Di ba? Sabi ko, wala, ilaro ko na lang. So, 2 years ko tinis yun. O, paano gumaling? Wala. Eventually, after 2 years pa. So, naglalaro ako everyday. Cataplam, Arcox siya. Pocha. 2 years. Oo. Tapos balik? Nung ABL ko, nalipat na akong ABL kasi gusto kong mag-represent ng team. Dahil yan yung frustration ko. Dapat Gilas 1 kasama ako. Gilas 1. Oo. Yung kami nila JV. Ba't nga ba hindi? Kasi nag-PBA ka na. Training na ako. Pero nag-decide ako mag-PBA dahil nga yung opportunity mas gusto ko. Yeah. So, kaya ayaw ko mag... Ang pinaka main ko, ayaw ko mag... Aeroplano. Seryoso? O, nahihilo ko. Sabi ko, pa puro aeroplano to dahil pupunta sa gantong country. Yun ang yung plano, pina-explain na sa akin. Dahil lang dun, kung ano, Gilas talaga ako. Dahil sa aeroplano, ayaw niya. Kung ako lang ng aeroplano, nahihilo ko. Eh, yung ABL, ganun din eh. Yun nga, nag-ABL ako dahil yun yung frustration ko. Kasi, nung rookie ako, hindi ako malaging lumilipad. Nung PBA na, lagi kaming lumilipad, nasanay na ako. Kasi out of town games, di ba? Eh, kung nasa Ginebra ka, Pure Foods, palaging kayo pinapadala sa out of town games. Eh. Nasanay na ako. Ngayon, nung ABL, tinanggap ko yung offer sa akin. Tapos, na-ACL uli ako nung ABL. ACL ka ba sa ABL, kuya? Oo, tapos, hindi na ako nagpa-surgery dahil nag-retire na ako.
Wait, kailan ka nagbarako? In between ng Ginebra tsaka ng San Miguel. So, Pure Foods, Ginebra, Barako, San Miguel. Orient, Meyerhofer. Meyerhofer! Box of Silent Ducks of the Year. YouTube. You're on YouTube. Garcia Hintal and sa ating laro, 3:45 na titira. Rico Meyerhofer immediately break. Look at this. You know, you can go up for the block shot. Well, here, this is where he loses his shoe. Grabe, puro SM. Sa akin ang gagaling to, mga kaibigan. Na. Puro SMC, ah. Oh. Sa akin ang gagaling to, hindi. Delikado yan. Pero, hindi ko alam yan, ah. Hindi natin alam yan. Hindi, 3 out of the 4 SMC. Grabe, lagi, no? Lagi, naikot ko lahat. So, blessed din ako. Oh, dahil, syempre, naging ano ko kina Boss Ramon, kina Boss Al. Lagi kong kasama, lagi kong nakakwentuhan. So, yung business na pinasok ko ngayon, San Miguel. May tulong. Hindi naman, naging partner ko na rin sila ngayon sa business ko. Pero kuya, wait lang, sorry. Bago ka nag-ABL, San Miguel ka, pinapapirma ka pa? Hindi, nag-ano na ako noon. Bago ako mag-ABL, nasa... Global Port. So, nag-Global Port ka pa? Oo. O, so lima? Lima yung team. Limang SMC. Ay, 3 out of the 5 SMC. 3 out of 5. 3 out of 5 SMC. Kasi kay Coach Franz, bumalik ka. Oo. Yun ang frustration ko naman kay Coach Franz. Dahil, nung pumasok si Coach Franz sa, galing din ako sa ACL. Ilan ba ACL mo, kuya? Dalawa? 3. Kailan yung una? Nung Pure Foods. Nung pagkatapos ko mag-Rookie of the Year. Nag-ACL ka, Pure Foods. ACL ka. Diba nag-Rookie of the Year ako? Kasi nag-champion kami. Tapos ang ganda yung performance ko. Rookie of the Year ng PBA, 2010. Pagdating ng 2011, na-ACL ako. Tapos yun, nasira na yung system. So ACL, lipat kang Ginebra. Recover ka. Paglipat mo ng... Ay, Barako muna. Tapos, pagdating mo na San Miguel, yung dun sa paa. Pure Foods, tapos Ginebra. Pagdating mo ng Ginebra, na-injured ulit. Ano injury mo sa Ginebra? Meniscus. Tuhod din? Oo. Same knee. Nung na-surgery, meniscus naman to. Okay. Meniscus tear. So, surgery ulit. Surgery ulit. Nung nasa Ginebra naman, nalipat na ako sa Barako Bowl. Barako Bowl. So, performance ako noon, Barako Bowl. Okay ka nun. Dahil nag-perform ako sa Barako Bowl, bumalik ako ng San Miguel, ginawa ko. Huwag na. Delikado yung huwag ganyan. Tin-trade lang, kaibigan, ha? Hindi bumalik, tin-trade lang. Tin-trade nga. Bumalik ako sa San Miguel. Sa SMC. SMC. Oo, sa San Miguel team. Dahil maganda yung performance ko sa Barako Bowl. Pagdating ng San Miguel, ganda na naman ang performance ko, di ba? Champion pa. Oo, nag-champion kami. Bago mag-championship, na-injured ako, yun yung Liz Frank. So dahil doon, tinrade ka ng Global? Hindi. Nung first year, nung nag-champion kami sa San Miguel, naglaro pa ako matagal. Tinitiis ko yung Liz Frank ko. Pero eventually, napansin nila na hindi na ako nagpe-perform, hindi na ako makatalo. Nalipat ako sa Barako Bowl ulit. Buminalik ako ng Barako. Pagdating ko ng Barako, kinuha ko ng Harbor Center. Dahil, Global. Dahil kay Boss Mikey. Wala pa si Coach Francis noon. Nauna ka pa. So si Coach Pidu pa yon, di ba? So perform muli ako sa Harbor Center. Nagpe-perform na naman ako. Naka-recover na naman ako sa injury ko. Nung perform ko, na-ACL na naman ako sa pangalawa. Same ni? Hindi, kabilang tuhod na. So recover ako. So nag-recover ako sa Harbor Center. Nung pagaling na ako, nung mga malapit na mag 6 months yung rehab ko, dumating si Coach Franz. O di, okay dapat. Hindi, sabi ko, ayaw ko sana sa Global, lilipat dapat ako. Na naghahanap ako ng kasi may ganyan, may problem sa contract and everything. Dumating si Coach Franz. So, tinanong ako ni Coach Franz, sabi niya, Rico, 100% ka ba? Eh, siyempre pag nag-rehab ka, tumatakbo ka, di ba? Full sprint, jumping, ang lakas ko. Parang, sabi ko kay Coach Franz, dapat daw this season ay mabilang na itong si LA Revilla sa All-Star. Yun ang hamon ni Coach Chris Gavina sa kanya. Requires Katapaw. Alaska Aces as seasons runners up dito sa ating Filipino. Nice inside fake. Meyerhofer. He still got hops. Nice fake there. Naglakas loob ako na dahil siyempre si Coach Franz yan, di ba? College coach mo, magiging coach mo ngayon na veteran ka na. Gusto mo magpakita, di ba? Kasi marami ka na experience and everything. Pero sira na yung confidence ko noon.
eventually nasira dahil laging injured and everything. Oh, pag player ka, pag lagi ka na injured, mawawala na yung driving skills mo, yung rebounding mo, yung lahat masisira yung momentum mo. Takot ka nang ma-injure. Oh, exactly. Ngayon si Coach Prince sinabi sa akin, "Rico, 100% ka na ba?" Alas na ng loob ko, sabi ko, "Coach, ito yung pinakamalakas kong katawan." Hindi kasi yung rehab ko, sineryoso ko talaga. Talagang yung mga binubuhat ko, dinoble ko, yung sprint ko, tinalampasan ko yung record ko. Lahat talaga nag-develop ako. Ngayon, after 6 months, nag-practice kami nila Coach Prince. Tune-up game. Hindi pa rin ako, hindi sumakit yung tuhod ko. Baka na overwork or pero pag tinutulak ako, tumutumba ako dahil may masakit pa. So, nung Harbor Center, nag-request ako kay Coach Prince, "Coach, gusto ko pa ng another month." Eh, ang ACL pa lang ngayon na rehab, 9 months to 1 year na. Mm-mm. Eh, 6 months pa lang ako noon. So, mali ko. Nagmadali na naman ako. Tapos yun, naglalaro kay Coach Prince, hindi ko mabigay kay Coach Prince yung dati kong nabibigay. Yun yung frustration ko sa Harbor Center that time. Global Port. Oh, Global Port pala. Pero pareho lang yun. Pareho lang. Si Global Port, nasira yung ano ko kay Coach Prince. "Coach, sorry talaga, hindi ako makapiform. Ganyan. Masakit pa rin talaga eh." Kasi syempre, 6 months pa lang. Eh, yung conference, 3 months lang, 4 months lang, eh, di ba? So, pagaling pa lang dapat by 9 months, 10 months eh. Minadali ko. Yun yung mali ko. Dapat inano ko pa, in-extend ko pa yung rehab ko. Sineryoso ko ba? Instead, nag-complacent ako. Ngayon, hindi ako nakapiform kay Coach Prince. So, the whole year, nasira yung momentum ko. Hindi na maganda yung magiging kontra ko after. Ngayon, kaya pumasok si Alab. Sabi, dito ka sa amin. Uh-oh. Tapos, pagdating sa Alab, nung malapit na kaming pumasok sa playoffs, na-ACL uli ako. Pangatlo. Ngayon, yun yung punta ko kay Doc Canla. Sabi ni Doc Canla, "Surgery uli kita." Sabi ko, "Doc, hindi na. Ayaw na kita makita. Masakit na sa... traumatic na ako." Sabi, totoo? Ngayon, after nung sinabi ni Doc Canla na sa surgery niya ako, that's the time, exact moment na sabi ko, retirement is the key. Ayaw mo na. So, nag-retire na ako after 9 years of pro. Right now. Good cut. Meyerhofer bumped there. No call, but still makes it. Brownlee. Meyerhofer, hesitated there. Leading scorer right now for CLS Knights. And Trey Parks straight to the hoop, missing that one, but Meyerhofer is right there. Four teams played Singapore. They played Mono. Yes. All right. And relied more on talent before the teamwork started to gel. It takes time for new imports to come in and get a rhythm with it. This short jumper is short. Meyerhofer gets the offensive rebound and decides to put it up himself. On the front is Ruffalo. Bounce back to getting behind the defense. Which is okay din sa akin dahil yun, napaaga yung business minded. Tama. Yung ano ko, pagiging business minded. So, ilan taong ka nun, kuya? 33. Noon? Nung nag-retire ako. Nung nag-retire ka. Aga. Pero, next phase of your life na kagad. Oo. Oh, I mean, lagi naman akong tumitingin sa positive side eh. Na I always, you know, think na there's better ano than basketball. Lagi akong ganun. So, nung pag-ano ko yun, maayos naman. I mean, may miss ko nung first few years. Pero, eventually, makaka-move on ka naman. Hindi, kasi ito yung purpose ng segment na to sa channel ko. Where You Now, yung pangalan nito. So, Where You Now means, yung mga dating ball is life, yung talagang yun lang ang alam, basketball. Kahit naman ako dati, basketball lang alam ko. Laro, basketball player ka lang. Exactly. Diba, wala kang ibang ginagawa. Ngayon, dito natin makikita, like, paano nag-shift yung life mo. Obviously, you were... 'di ba? Superstar ka nung college, rookie of the year, and then you were riddled by injuries na tuloy-tuloy. Okay. And then tama ka pag puro injury, talagang ayoko na lang. Umaga. So hindi ka na talaga nagpa-opera. Hindi na hanggang ngayon ano yung ano ko, yung right knee ko. Putol. Putol ACL niyan. So hindi ka na nakakalaro. Pero ako nakatakbo ako, nakajump ako, lahat kung ano eh. Pero feeling ko pagka nag 100% na basketball, talagang serious basketball na banggaan. Tutumba ako. So kaya mo laro-laro, ganun? Oo, laro-laro lang. May mga jump lang, little bit of sprinting. Pero yung mga banggaan, hindi ko kaya. Hindi, tsaka ano na rin eh. Kumbaga,
feeling ko dahil nakahanap ka ng ibang passion mo, which is obviously yung mga business mo, di ba? So, right after mo mag-ano, eh kasi maganda rin sa'yo, kuya, like yung kinakwento mo kanina, magaling ka makisame. So, connections yan eh. All about connections naman ang, ano, ang business eh, di ba? So, right away, nagamit mo yung connections mo para matuto. Correct. So, ano ka kagad. Tapos, saan ang galing yung passion mo for ano motorcycles? Sila James, yung mga former teammate ko, nauna yan mag-motorbike. Kailan ka? Last year. Last year. Oh, nag-ride na sila. Nagbo-motorbike na yung mga teammate ko. Ngayon, nag-sequence kami. Before maging pandemic, or before pumutok yung vulkan, naalala mo? January ata yun. Nagka-ride kami. All-star yung kasama. Si James, si Jason Tal, si Kagiwa, si JJ, si Sol, si Joe, Deban, si Lamont. Ano, 11 kami. Wow. 11 kami PBA players na nag-ride. Tapos, sa Tagaytay, nag-breakfast kami. Nag-usap-usap kami sila. LA, Tenorio, sila. Ano, talagang napag-usapan namin doon na bakit di tayo gumawa ng club para may mga breakfast guys. Nagkasabihan lang. So, yun. Doon nag-start yung origin ng PBA Moto Club. Tapos, yung video lang namin, for highlights lang, like, nag-ride lang kami. Biglang may nagsabi na bigyan nyo naman ng mga ano, konting kwentuhan. Behind the scenes. Eventually, na-develop lang. Hindi naman namin purpose talaga yung maging karoon na YouTube channel. For recording lang. Para, kunyari, pag Christmas party, may mapanood kami and everything. Tapos, eventually, naging YouTube channel talaga na umi-income na. Oh, totoo. So, ngayon, merang, parang sabi sa akin, may almost 70,000 pesos na income na. Oh, paano yun? Pag ganun? Ganun lang, di ba? Paano yun kung ganun? Hati-hati. Eh, ngayon, gagawin yung merchandise. Ah, solid. May merch ngayon, na. Pag naging merchandise na yun, damit na may pirma nila James, nila Kagiwa, nila JJ, i-auction namin yun. Kasi ang priority namin dito sa club ng PBA Moto Club na ano is to help yung mga bahay ampunan. Magdudonate namin. So priority ng club namin is talagang kunyari, ayan, syempre, I mean yung pag pumunta kami, baka sabihin ng mga tao na bakit binibidyo niyo pa, tumutulong na lang kayo, 'di ba ganoon 'yun? Kami, ibibidyo namin dahil yung i-income ng video, itutulong uli namin. Tama. So ganoon yung sequence ng PBA Moto Club ngayon. Ano ba ang trip ninyo? Paano niyo na schedule? Ano yung trip ninyo? Like may Viber group kayo? May Viber group kami. Ang member ng PBA Moto Club na Viber ay nasa 33 na PBA players. Puro PBA 'yon. Oh, pero ay may coach. May coach, 'di ba? Oh, si Coach George, si Boss Dicky nandoon. Si Coach Topex. Coach Topex. Pero hindi lahat ano active. I mean, nakikita nila yung mga messages pero hindi sila sama ako. Minsan very rare yung iba. Minsan pa isa-isa, sila sumang, sila ano. Pa isa-isa sila eh. Pero kaming legit yung naunang 11. Kami yung legit na laging magkakasama. So may magme-message na, oh, sa ano tayo? Saturday, ganun. Oh, may magaya. Tara, ride tayo. Oh, saan? Oh, hindi. Oh, sige, dito, sa Tagaytay. Or dito sa Taal. Or dito sa... Sabay-sabay lang kayo. Oh, tapos minsan may overnight kami. Diba? Hindi pa delikado yung ginagawa ninyo? Delikado yun, for sure. Pero, eh, paano yung mga may kontrata? Pwede na rin, okay lang, pinapayagan na. Hindi ko alam eh. De, pero so, dati, di ba may ano yun? Di ba dati may ano yun? Oh, I mean, hindi naman kami nag-race eh. Hindi, tsaka uso na rin kasi talaga ngayon eh. Ang importante lang naman, huwag ka mag-ipag-race. Totoo. Hindi, kung ang motor, parang kotse din lang yun eh. Kung barubado ka sa kotse. Tama. Ganun din eh. Di ba nga, mayroon nga na-accident recently, di ba? Si Clark. Oh, tama naman. So, ang trip ninyo is, pupunta lang kayo doon, kakain kayo. Breakfast. Oh. Tapos uwi na. Tapos kwentuhan. Hindi, ang advantage, ang ano nga namin, kaya ang ganda rin ng mga content namin sa YouTube dahil at that moment, nag-aasaran kami. Kunyari, breakfast kami, tapos mag-aasaran kami na, kala mo, hindi nakaka-shoot ka sa akin eh. Ang dami lang umi-screen sa'yo. Kunyari, si James Chef, di ba? Dami lang umi-screen sa'yo, kaya nakaka-shoot. Mga ganong aasaran. Pero, so, uuwi pa rin kayo sa PBA career ninyo. Oh, yung parang yung kwentuhan, yung mga pass namin. Kasi eventually lahat ng yung group namin sa PBA Moto Club, either former teammate mo
kalaban or kalaban mo. Dalawa lang. Eh, kami nag-ano kami si Kagiwa naging teammate ko. Lahat 'yung naging teammate ko. Ah, kasi umikot ka, umikot ka kasi. Umikot ko 'yung buong limang SMC. Teams. Eh. Oh, parang almost lahat teammate ko. Ah, kaya pala. Tapos, nakakatuwa din kasi kita niya 'yung motor. Kumbaga, sino may pinakamagandang motor doon? Si James. Oh, si James ang mahilig mag-setup eh. Maraming budget eh. Nakakatawa kasi makikita mo sino yung mga max contract eh. Oo, di ba? Pag maganda motor, maganda contract. Hindi lang max. Putang ina. Pero yun nga, it's obviously after the ball is life mo. Di ba ngayon, mukhang ano eh, talagang yung passion mo, nahanap mo sa business. Feeling ko yung business mo, pays for the bills, business mo yung talagang doon ka nabubuhay, pero yung motorcycle mo, yun yung ano mo eh, parang fulfillment mo ngayon, parang passion mo ngayon. Oh, I mean, nagiging service ko din kasi kunyari pumupunta ako sa business ko. Nagmo-motorbike na lang ako. So, ilan ang ano mo? Ilan ang motorbike mo? Isa lang 'yun. Ah, isa lang. Pero kasi yung isang 'yan, 'yan yung pinaka-high-end na eh. Ah, pinagastos mo talaga. Inupunan mo. Kahit isa lang pero buhos na. Pinag-ipunan mo talaga. So, gaano kalayo ang mga pinupunta? Yung pinakamalayo ninyo? Well, ang pinakamalayo na ride namin, nag-3 days kami sa La Union. Tagal nun! Sa akin, La Union, mahaba yun. Di ba? Ang layo yun. Puta yun yung parang kalsada na hindi natatapos. Oo, sarap nun. Ah, talaga na-enjoy niya yun? Oo, ma-enjoy mo talaga. Freedom talaga pag motorbike. Pero habang nasa kalsada kayo, hindi naman kayo nag-uusap eh. Ano ka ba? Nag-uusap kami. The whole trip. May ano kayo? Cardo unit kami lahat. Nagkukulitan pa rin kami. Baka kasi hindi alam ng mga tao na boring naman ang haba. Hindi, may music kami. Tapos pag may nagsasalita, humihina yung music dahil nagsalita siya. Ganun yung so ano din, kumbaga ano din yung kanila. Ano din, techie yung gina. So, may music, pag nagsalita si James Yap, hihina, automatic. Oo, dahil maririnig mo yung clear. So nag-aasaran din kayo habang nagmamotor? Oo. Pero, tapos nag-guide kami, yung advantage, sasabihin namin, oh, may lubak sa harapan. Pwede bang maluwag ba? Pwede bang umu-overtake? O sama-sama kami. Nag-guide kami, kaya may advantage din. Kaya hindi kami papayag na walang cardo unit. Oo, boring nun! Hindi, I mean, lahat kami meron. Tulungan din. Kumbaga tulungan, iingat tayo. Parang gano'n. Oo. Talagang priority namin, safety talaga. Galing. Pagka alam namin na marumbado ka, hindi ka namin sama. Ah, kaya talaga? Targo ka namin eh. Hindi pwede sa amin. Kailangan talaga safety. Hindi, tsaka in fairness ha, tagal nun niya nag-ride, pero, di ba, ayoko na mabatiin. Pero walang ano. Wala. Oo. Lagi kayong safe. Priority namin safety kasi siyempre yung mga kasama namin may mga karera pa. Tapos siyempre. Pamilya. Oo. Pamilyado kayo lahat. Pamilyado kayo lahat. Ang galing ha. Yung pala yung ano. So yun nga, yung passion mo tsaka yung businesses mo, di ba? So ngayon, obviously after that crazy career that you had, LaSalle to PBA, talagang ano, talagang galing. Nakaka-inspire, di ba? At ngayon, finally, masishare natin yung kwento ni Rico Meyerhofer, di ba? Pero kuya, bigyan kita ng oras para batiin mo lahat. Tapos plug mo na rin yung YouTube ninyo, pare, follow na rin, subscribe sila lahat dyan. Oh, yung YouTube channel namin. I mean, maganda naman yung project namin sa future. Hindi lang namin mabisit yung mga gusto namin puntahan dahil may pandemic pa. Tsaka pag nag-vacation kami, RT-PCR talaga kami. Para safe kasi yung mga basketball na naglalaro pa, kailangan naka-RT-PCR din sila. Kami din, yung mga hindi naglalaro dahil syempre yung mga family namin. Diba? So, tapos, yun na, YouTube channel namin. PBA Kuya, wait lang. Ano yung, na-curious lang ako. Ano yung RTP? Yung swab test. Ah, yung sa ano. Ah, okay. Ah, so kada ride nyo, may ganun kayo? Oo, nag-safety kami. May papakita namin yung result namin sa isa't isa. Para, kasi syempre, alimbawa itong si isa, positive, dami-dami kami. Oo naman. So, pag wala kang papakita na swab test, hindi kasama. Iwan ka. Ah, okay. Iwalay ka. Pwede ka sumama sa amin pero malayo ka tapos nandito kami. Ano na yun? Hindi niya tatanggalin helmet niya buong ride. O sige, bigay ko sa iyo oras. Magano ka na. Pasalamat ka. Bati. Thank you sa mga sumuporta before sa PBA, sa UAP, sa PBL. Lahat. Sa lahat ng ano, mga naging fans ng mga naging team ko. Thank you sa suporta. And yung PBA Moto Club, yan. Suportahan nyo yun dahil maganda yung project namin. Si JJ Helter Brand ang founder nun. So, ako yung second na in command sa kanya. Tapos, yung mga members namin, yan, full support din yung mga members ng PBA Moto Club sa
adikhain ng aming channel kasi yung i-income nito ay mapupunta talaga sa charity. And we will make sure na mabibidyo din namin yan para mapatunayan sa inyo na nagawa namin yung adikhain ng channel na yan. Yung income talaga. So hopefully, yung mga nanonood ng YouTube channel, huwag niyong i-skip yung ano, dahil doon daw umi-income eh. Diba? Pag umi-skip, pag isipin niyo na lang, pag in-skip niyo, hindi ka tumulong. Diba? So, tisin mo, patience is a virtue. Panoodin mo lang. O, sandali lang yun. One minute lang yata yun. Ibig sabihin, pag pinanood mo yun, tumulong ka rin sa magiging tinulungan namin. Okay? Yun. Amazing. Tama, tama. Wag skip. Panoorin nyo na. Pwede naman eh. Para may income. Diba? Kumbaga, pinapanood nyo na rin naman. Tulungan nyo na kaming mga content creator. Diba? Effort din to. Ha? Sino nag-edit sa inyo? Wala. Ano lang yun? Ano lang yun? Skip, cut, skip, cut. Sino nga? Ako. Ikaw nag-edit, kuya? Oo. Sa cellphone lang. Yung pre-app. Ah, cellphone lang. Oo. Galing ha, galing. Hindi, nakikita ko yung mga ano mo. Ganda na nga nung camera nyo eh. Sobrang linaw eh. Hindi, GoPro yun. GoPro. Pero parang ikaw lagi yung may hawak eh, no? Ako, hindi. Si JB, si ano minsan, si JJ. JJ. Minsan, binibigay ko ka na James. Minsan, iba-iba eh. Pero ako, wala. Akin kasi yung GoPro. Wala question. Kasi GoPro. Ba't sila di bumili ng mga GoPro nila? Yeah, eh. Ako nga. Laki-laki ng mga budget nila. Laki-laki ng mga budget nila. Hindi, pero kuya, question. Saan ang galing yung amazing? Bakit biglang naging ano? Kay Jason Tal. Okay. Dahil nung birthday ni Jason Tal, pag nagpa-picture kami, sabi niya, okay, sigaw, amazing. Pag amazing, amazing yung ano, smile. Diba, cheese? Amazing. Amazing. So, pero parang ikaw yung sumikat na sa amazing. Hindi, dahil yung club yun. I mean, nakakatuwa nga dahil sa kahit sa kami pumunta, parang sumisigaw na yung mga tao ng, Bibi, Moto Club, amazing. Sumisigaw sila. Kaya totoo, yung comments ko, may mga, oh, si Amazing naman. Noong una, sabi ko, si Amazing. Well-known na yung Amazing talaga. So, thank you sa mga subscriber ng Amazing PBA Moto Club. Dahil, I mean, hindi naman kami makakapag-isip ng charity. Kasi, ako, actually, talagang full support sila, James, sila, Kagiwa. Kasi charity to eh. Lahat ng PBA players mahilig mag-charity. Dahil we want to give back. Kasi syempre, I mean, well off naman pag PBA player, di ba? Alam naman natin lahat yan. Pero, yun yung way namin para makahelp, di ba? In terms na, especially yung mga nag-retire na si JJ, ako, sila, marami na eh. Marami na kami. May mga pa. It's good to know na nung una, katuwaan lang, tapos slowly, naging ano na siya, way to help yung mga less fortunate. Especially ngayon, di ba? Especially ngayon, maganda yung, di ba? Totoo naman, kumbaga pag PBA player, alam naman natin na medyo may kaya. So, maganda rin yung give back, di ba? Kasi siyempre, mga fans yun din itong mga to eh. Di ba? Minsan, yung mga comments nila sa YouTube channel, pinapabasa ko kina James yun eh. Kina JC, kina Kagiwa. Minsan kasi hindi rin active yung iba, pero pag nakakasama ko, may ano sila sa account. Meron silang alam nila yung paano i-handle yung account. Meron din. Yung isang account na yun, lahat kami. Kaya namin kontrolin yung account na yun. So talagang ano, kumbaga it's turned into something na talagang ano, malaki may tutulong. And ano, kaya guys, again, don't forget, subscribe to PBA Moto Club. Diba? Para talagang ma-enjoy. Mag 100,000 yun. Nasa 60 ka na ata eh. Hey, 90 plus na. 90 plus na ba? Nung huli ko ngayon, 60. Grabe. 90 plus na. 90. Magna 91. Malapit nyo na makuha yung silver play button. Oh, excited din ako makuha yun. Nangangalahati pa lang ako. Mabilis lang yan. Pero, yun, ang ganda. Ganda ng kwento ni Rico Meyerhofer from nagbakasakali lang sa Lasal, obviously champion Pure Foods sa lahat na si ano bro, mahilig manood ng palabas mo si Harry Likop. Salamat Harry Likop. Shout out mo daw siya. Harry Likop, salamat, Banyo boy ka pala. Ito yung kaibigan natin na lumabas na din sa channel natin. Alam naman natin. Uncle Sonson din. Saka ano, sino ba yung mga nagsasabi sa akin? Alam, sabi nila, lumabas ka na. Kailan ka daw, sabi. Oh, si Wed, si Harry, si Uncle Son, si Joseph. Sunod mo. Hayaan mo si Joseph yun.
Alam mo, ito totoo ah. Ito aaminin ko na sa lahat ng tao kasi hinahanap talaga si Joseph sa akin. Aaminin ko, nai-intimidate ako kay Joseph Yu. Kaya mo yan. Malakas na mga asa rin yung, ka lang natin. Hindi, pero kasi nasa lista ko, kuya, iba yung angas ng Joseph Yu sa akin. Talaga man. Iba talaga. Boss natin yan eh. Iba yung dating sa akin ni Joseph Yu talaga. Para Joseph. Pag talaga experience ka na, saka mo invite si Joseph. Ano natin yan? Iunti-unti natin yan. Pero alam ko naman papayag, mabait naman si Kuya Joseph eh. Yung talagang ano ko lang, yung pagka-fan, yung pagka-fanboy ko lang eh. Joseph Yu tsaka Mike Cortez talaga ang ano ko eh. Talaga idol ko nung bata ako. Yung tawagan niyo si Mike, nasa stage na, di ba? Oo, totoo. Hindi, kasi puro Atenista nilalabas ko lately, kaya sabi ng mga tao, nasa na yung mga Lasalista eh. Oh. Ayoko lang aminin na puro idol ko kasi yung mga Lasalista, kaya ano ko eh, nasa starstruck. Puro Atenista nga, puro Raba, Salamat, Buena Fe, sabi nila, nasa na yung mga Lasalista. Sabi ko, na kahit Ryan Arani eh. Puro Ateneo, mas maganda lalaki kami mga Lasalista. Ayun, syempre, Lasalista din ako. Okay, agree naman ako dyan. Agree naman ako dyan. De, pero yun nga, thank you ha, sa lahat ng kaibigan ni Kuya Rico. I'm sure, kayo din yung dahilan kung bakit napaisip si Kuya Rico. Sige nga ba, tignan nga natin yung channel na yan at yan, na-share natin yung story. Ay, sabi ko, hindi ka nag-ano kay Mikey. Sabi ko, ha, ano yun? Sabi ko, Nag-message na sa akin yan eh. O tapos nag-message ka nga that actually nung pagkasabi niya mga couple of days biglang sinabi nag-message ka sa akin. Ganun. Inuunti-unti ko talaga. Yung mga talagang nakilala. Tapos ngayon alam ano na natin. Ano yung gagawa mo? Ano yan? Support ka namin din. Salamat kuya. Tsaka gusto ko yung every player may lessons na natututunan. Tapos ngayon nalalaman, na-update ko anong ginagawa niyo na ngayon, kumusta na kayo. 'Di ba? Syempre madami pa rin sumusuporta sa inyo hanggang ngayon. Kaya yun. Ang lesson lang sa akin for me. There's always life after basketball. Yun ang gusto ko talaga. Kasi parating. Inevitable yun eh. Totoo. Kahit anong mangyari, matatapos yung basketball mo eh. Totoo. Either maaga or matagal. Totoo. Diba? Tama? Totoo. So there's always life after basketball. Yan yung hindi mo alam nung bata ka. And no sacrifice, no victory. Sabi ko. Pero 'di ba grabe yung ikot ng buhay no? Dati parang basketball lang ang ginagawa mo tapos biglang after. Uy, meron din palang buhay after. 'Di ba? Exactly. Kaya ano talaga? Kumbaga, galing, ang galing lalo na yung mga players na talagang nag-excel dun sa sport. Ngayon may iba na silang ginagawa. And slowly baka makilala ka ng ano. Syempre younger generation ang kilala na sa iyo yung biker, hindi na yung basketball player, 'di ba? Yung talagang mga bata. Oo, climbing. Okay. 'Di ba? Biker ka nang. Kami yung YouTube channel naman kasi namin. Talagang for ano lang, for recording bike lang. Totoo. Eventually nagano lang, nagsabi na ganto ganyan, ganyan ganyan. Parang yung naging skills na rin. Totoo. Kumbaga hindi parang naman 'yun yung ano, hindi 'yun yung pakana, hindi 'yun yung goal. Kaya hindi rin namin goal yung income noon, kaya pwede naming i-donate. Diba pero parang maganda ang bigay sa YouTube. Maganda bigay. Diba? Maganda. Kaya parang talaga. Saka hindi nag-skip yung Yan. Huwag kayo mag-skip ng ads kasi. Kaya yun, lastly guys ha, PBA Moto Club supportahan natin yan at tutulong sila dun sa mga ano nila, sa mga matutulungan nilang mga charity, mga talaga nangangailangan. Yun ang kagandahan ng PBA Moto Club. Hindi lang sila nagpapacute dun guys. Talagang tulong yun. At saka bukang masaya eh. Bili kayo ng ano, pagka March. Ano, bili kayo sa amin ng t-shirt na dinisign ni JJ. Ah, talaga? Tapos isuot mo yan. Tapos i-promote mo. Ah, so talagang ano si JJ? Tapos i-promote mo, nakatulong ka na rin sa kapwa mo. So addict din talaga si JJ? Oo, siya yung nagdi-design ng ano, may sticker na siya ginagawa. Ngayon pa lang. Sticker siya ginagawa, may t-shirt, may riding jersey, may... Ang galing. Tapos, lahat yan, supportado ng buong PBA Moto Club yung ginagawa niya. Tsaka kuya, parang feeling ko ngayon nyo lang nakita, recently na talagang, uy, lumaki na. Parang ganun. Ang dami nag-request na, sana may ganito, sana may ganyan. Okay, so instead na ano, pagkakitaan namin, why not yung ano, ipalakihin namin yung in-income sa YouTube and i-broad namin sa pagtulong. Ayan. Exciting times ahead for the PBA Moto Club and of course Kuya Rico. So yun, talagang sobrang salamat kuya sa oras mo. Alam kong galing kang ride at pagod ka pero papasalamat ako. Masishare ko yung story. Baka may mga viewers ka ng taga Puerto Galera. Amazing mga taga Puerto Galera, mga taga pabata ko. Oh, matik yan, Puerto Galera. Oh, si Kuya Rico, hopefully baka uwi siya soon. Di lang makauwi ngayon, syempre, alam mo naman.
Pero yun, kuya, sobrang salamat sa oras mo. Talaga, okay, appreciate ko. Sa lahat ng mga natutunan natin kay Kuya Rico, tuloy-tuloy tayo dyan. Good luck, kuya. Congrats. Congrats sa nangyayari sa PBA Moto Club, kuya. Thank you. Okay. Ingat ka, kuya. Amazing! 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 Good rhythm, yes. Because you're going to need them in the endgame with those goals. Well, you mentioned sick coach. Cholo, the setup job for the slam up job. Trying to make room. Meyerhofer from up top. Back to go. TY dips it over now to Walshuk. Meyerhofer. Our Nike spotlight baller of the game is Rico Meyerhofer. Two. Meyerhofer forces this one. We tried that fully loaded meal earlier, TJ, as we see Rico Meyerhofer opportunity. He's fully loaded today. Yep, and on the replay, you can pass play. Check out this pass. He went back to Rico Meyerhofer, who is our Nike spotlight. One in steals, now in the ballgame as Meyerhofer kisses it off the glass. Contributor for De La Salle in the ballgame as Meyerhofer tries again. Baklao has looking at Accenture high-performance shot, high-performance. And what a fine delivery and a possible KMC assist of the game. Meyerhofer against Tony Bacall again. He's trying to be creative, and this time he has a 955 eclipsing game number one. And are very strict also with the taunting. So commend the refs for being.